Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. So, aalis ka na talaga? Hindi sigurado si Jasmine, pero parang may panik sa boses ng estranghero na magpaalam siya. Sinalubong niya ang titik ng lalaki. I have to. Hinaplos nito ang mukha niya. Why? Automatikong inihilik niya ang pisngi sa palad nito. Hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Alam niya, naiintindihan ng binata kung ano mismo ang tinutukoy niya. Iyon. Iyong matinding atraksyon sa pagitan nila kahit ngayon lang sila nagkakilala. It's crazy. Alam ko. But be with me. Stay with me. Sa sandaling iyon ay itinapon ni Jasmine ang lahat ng alalahanin sa hangin. For once, hindi niya gagamitin ang utak. Hindi na siya nagsalita. Lumapit na lamang siya at yumakap sa binata. Nang magtagpo ang kanilang mga labi, para siyang magliliyab sa init ng kanilang halik. Narito ang unang kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Can I have this dance? Kahit ngayon lang niya narinig ang boses, alam ni Jasmine kung sino ang nagmamay-ari niyon. Napagmasdan niya ang mukhang matiim na nakatitig sa kanya at napagtantong tama ang kanyang hula. Nagtatalo ang kanyang isip. May malaking parte ang nagsasabing, hinay-hinay lang. Kailangan maging maingat. Pero may maliit na parte ang nagre-rebelde at sinasabing, go for it. Nag-aatubili siya. Ngunit nang tumaas ang kilay ng lalaki na parang naghahamon, umiral ang kanyang pride. Taas na usyang tumayo at inabot ang kamay nitong nakalahad. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang tagumpay sa ngiti nito. Bago siya hinawakan sa baywang at pinauna. Naiirita man, hinayaan na lamang ito ni Jasmine. Ngunit nang patungo na siya sa dance floor, humigpit ang hawak nito at iginiya siya papuntang terrace. Agad niya itong hinarap nang marating nila ang di masyadong naiilawang balkonahe. Hindi ito ang dance floor. Naririnig mo pa naman ang music, hindi ba? I don't like crowds. Marahil nararamdaman nitong sasagot pa siya, kaya hinawakan na lamang ang kanyang kamay at ipinatong sa balikat nito. Bago siya hinapit, papalapit at nagsimulang gumalaw. Bumuka ang bibig ni Jasmine, parang tumutol ngunit. Muli hinayaan na lamang niya ito. Napangiti siya na marinig ang opening bars ng susunod na kanta. Moon River, wider than smile, I'm crossing in your style someday. Wari lumipad ang alalahanin sa kanyang puso habang pinakikinggan ang pamilyar na awitin. Hindi na niya namalayang inihilig na niya ang ulo sa balikat ng kapareha. Nakahinga ng maluwag si Albert nang maramdaman ang unti-unting pagre-relax ng katawan ng kasayaw. Napapikit na rin ang kanyang mga mata at idinampi ang pisngi sa ulo nito. Isang responsibilidad na hindi maiiwasan ang pagdalo ni Albert sa pagtitipong iyon. Bukod sa kaibigan ng kanyang pamilya ang mga Hinares, magkasosyo rin sila sa negosyo. Ilang beses na din siyang nagdalawang isip sa pagpunta. Bukod sa napakahabang biyahe, hindi rin siya mahilig makasalamuha sa napakaraming tao. Ngunit ang obligasyon ay obligasyon. Balak niya sanang magtagal ng 2 oras sa party at kung hindi pa siya gaanong pagod, bumabiyahe pabalik sa Manila. Nagbago ang lahat nang makita niya ang babaeng ngayon nga ay nasa kanyang mga bisig. Kahit sa kahabaan ng dance floor, agad niyang napansin may kasayaw ito ng mga sandaling iyon at kahit ngumingiti sa kapareha, may aloofness sa aura nito. Para bang invisible na cordon kung limitado lang ang maaaring makalapit. At nang ihatid ito ng partner sa mesa, malinaw ang mensaheng gusto nitong mapag-isa. Matagal din itong inobserbahan ni Albert at kahit marami ang nagyayaya,
hindi na ito muli pang nagpaunlak. Hindi naman nakakapagtaka kung bakit lapitin ang babae. Sa malayuan, pansinin agad ito dahil angat ang kaputian sa lahat, na lalo pang pinatingkad na pula nitong bestida at mahabang itim na buhok. Average lang ang taas nito, mga 5'3". Pero nagmumukhang matangkad dahil na rin sa suot na takong at ganda na pagdadala sa sarili. Lumipat si Albert ng pwesto para makita ito ng malapitan. Ngunit isang shock sa sistema niya nang mag-angat ito ng paningin at magkatitigan sila. She's beautiful. Simply beautiful. Iyon ang agad na pumasok sa kanyang isip. Big brown eyes. Perpektong tangos ng ilong. Mapupulang labing na naising mong halikan. At mamula-mula mga pisnging hindi nangangailangan ng kolorete. Hindi maalis ang mga mata niya sa mukha nito at diretso rin itong sinalubong ang kanyang tingin. Nang tinaasan siya nito ng isang kilay ng babae at humarap sa katabi, di niya napigilang umiti at ma-challenge. Gusto man niyang agad lumapit. Pinigilan niya ang kanyang sarili. Ipinagpatuloy lang niya ang pagmamasid at nang umalis ang kausap nito, saka lamang siya gumawa ng hakbang. Sa unang reaksyon pa lamang, alam na niyang tatanggi ito sa kanyang request, kaya naman tinaasan niya ito ng kilay. Hindi man niya ito kilala, alam niya ma-pride ito. Hindi siya nagkamali nang tumaas ang noo ng babae at tanggapin ang kanyang kamay. Sinadya niyang igiya ang babae papuntang terrace. Kahit may mangilang-ilang tao, mas may privacy roon kaysa sa loob at malamlam ang liwanag na nagmumula sa mga fairy lights na nakasabit sa paligid. Nag-iisip pa siya ng paraan para mapanatag ang kasayaw sa kanya. Pero hindi niya inaasahan na ang musika lang pala ang makakapagpa-relax dito. Mahina man, narinig ni Albert ang pagsabay nito sa lyrics ng kanta. Do you like the song? Nagitlaman, tumango lamang si Jasmine. Paborito siya ng mga magulang ko. They used to dance to this song. That's good memory. Napangiti ang binata. It is. Sabay sila nag-angat ng ulo at sabay rin nilang naramdaman ang impact ng magkasalubong ang kanilang tingin. Gusto pang patagalin ni Albert ang sandali pero muli itong humilig sa kanyang balikat. Subalit huli na para maitago ang reaksyong nararamdaman niya sa bahagyang panginginig ng katawan ng babae. Sigurado siya, kahit ganoon din ang kanyang nararamdaman. What the hell is this? Naguguluhang tanong niya sa sarili. Oo nga, at attractive si Albert pero sa edad niyang 30, normal na pangyayari iyon. She's beautiful, yes, pero hindi ito ang una o huling pagkakataong makakakilala siya ng magagandang babae. And yet, ngayon lang siya nakaramdam ng ganito, na parang bang may nami-miss out siya sa buhay niya kung hahayaan niya itong makawala. Crazy. This is crazy. Kanina pa paulit-ulit na sinasabi iyon ni Jasmine sa kanyang sarili. Hindi siya impulsive na tao. Oo nga at nagmarka sa kanyang isip ang mukha ng lalaki, pero hindi iyon dahilan para mag-react siya ng ganito. 25 na siya. Hindi man sapat ang karanasan niya sa mundo. Hindi rin naman siya naif. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi gumagana sa lalaking ito ang lahat ng kanyang depensa. Huminga siya ng malalim at unti-unti niyang ibinaba ang mga kamay. Intensyon niya ay kumala sa yakap nito at magpaalam. Pero humigpit ang hawak nito sa kanyang baywang. Don't. Please, don't. Alam kong gusto kong makalayo and I know why I'm asking you to stay. Mahina man ay may tigas sa pakiusap nito. Pwede siyang kumawala. Nakakasiguro siya na hindi naman siya pipilitin ng istrangherong ito kung hindi niya nagustuhan, pero may kung anong pwersang nagtulak sa kanya upang muling ibalik ang mga kamay sa dating kinilalagyan at humilig muli sa dibdib nito. Hindi maipaliwanag ni Albert kung bakit pakiramdam niya ay isang malaking pagsubok ang kanyang nalampasan. Hinagod niya ang likod nito hanggang unti-unting nawala ang tensyon sa katawan ng kayakap. Tell me your name. Sandaling nag-isip si Jasmine. Bago. Lena. Lena ang pangalan ko. Ikaw.
hindi man direktang pagsisinungaling pero, "Simon, I'm Simon." Batid niya na kapwa silang hindi naging tapat, pero pareho nila iyong pinalampas. Inamin man nila ang mutual na attraction na nararamdaman para sa isa't isa. Batid din nilang hindi iyon ang klase ng damdamin na maaaring pagkatiwalaan. "It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. It's just the nearness of you." Pabulong na sabay ni Albert sa pagkakataong iyon. Nagsimula na siyang sumayaw. Maagap na sinundan ni Jasmine ang galaw ng kapareha. Kapwa nila hinahayaang gabayan sila ng musika. "When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dream came true." Bumaba ang mukha ni Albert patungo sa punong tainga ng kasayaw. Naamoy niya ang apple-scented nitong buhok at automatiko niya itong nahapit papalapit. Sa higpit ng kanyang yakap, damang-dama niya ang lambot ng katawan nito at iba yung init ang gumagapang sa kanyang katawan. Hindi niya balak pero dinala siya ng mga paa patungo sa dulo ng balkonahe. "If you'll only grant me the right to hold you ever so tight." Malamig ang hangin, ngunit hindi iyon alintanin ni Jasmine. Ngayon pa lang niya nararanasan kung paano ba kakailangan ng isang babae ang isang lalaki. Ang init na nagmumula sa magkadikit nilang katawan ay gumapang sa buo niyang pagkatao. Waring may sariling isip ang kanyang mga kamay nang gumapang paakyat sa batok ng kasayaw at sumuklay sa buhok nito. "The nearness of you." Naramdaman niya ang halik sa kanyang buhok pababa sa kanyang pisngi. Nang iangat niya ang ulo, sandali lamang sila nagkatinginan ngunit na iparating nila sa isa't isa ang mensahe. Nagtagpo ang kanilang mga labi, mainit at mapusok. Iglap ang daloy ng pagnanasa kay Albert na isandal niya sa kalapit na pader ang babae bago umangat ang isa niyang kamay at sumapo sa leeg nito at ang isa naman ay ginamit niya upang idiin papalapit sa kanyam ang pangibabang katawan nito. Sa dilim, para na lamang silang iisang tao. Imbes na matakot sa nararamdamang reaksyon ng lalaki, mas lalong humigpit ang yakap ni Jasmine at kusang gumalaw ang kanyang balakang. Malaya siyang gumanti ng halik at sumabay sa bawat mapanghas na galaw ng bibig nito. Kapwa nila habol ang hininga nang sumandaling maghiwalay ang kanilang mga labi. Muling bumaba ang ulo ni Albert patungo sa leeg ng babae. Hindi niya naririnig ang boses na tumatawag pero naramdaman niya ang pagkagitla ng kayakap at ang tensyong bumabalot dito. "Sir," nangingiming ulit ng waiter. "Sir, I'm sorry pero magsisimula na ang announcement. Kailangan po na sa loob lahat ng guest." Automatikong iniharang ni Albert ang katawan para protektahan ang kaulayaw. "Fine, susunod na kami." Hinintay niya makalayo ang waiter bago iniangat ang mukha ng kayakap. "It's okay, I'm sure. Hindi ka naman niya nakita." Mabilis na bumitaw si Jasmine sa lalaki. Ayaw niyang malaman nito na hindi ang waiter ang rason ng kanyang pagkabigla. Pag-angat ng tingin niya kanina, alam niya na kilala siya ng isa pang lalaking nasa likod laman ng waiter. Hindi matatawaran ang shock sa mukha nang kakilala niya bago iyon napalitan ng galit at pang-uuyam. "You have to go. We'll go together." Nagpumilit siyang kumala sa yakap nito. "No, aayusin ko muna ang sarili ko. Mauna ka na." Napakunot ang noon ni Albert. Iniharap niya ang mukha nito at kahit may kadiliman, malinaw niyang nababasa ang pagkapahiya at pagsisisi sa ekspresyon nito. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi ng babae. "Lena, it's okay. I'm not..." Gustong isigaw ni Jasmine pero hindi niya magawa. "No, it's not. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa iyon. I'm so sorry, Simon." Bumuka ang bibig ni Albert para sabihin ang tunay niyang pangalan pero hindi na niya naituloy iyon. Muli na naman niya itong niyakap. "Don't be. And don't expect me to apologize. Hindi ko pinagsisisihan ang nangyari." Gustong gumanti ng yakap ni Jasmine, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang tanging nais niya ay makalayo na lamang sa sitwasyon. Pinilit niya ang sariling ngumiti sa kaharap. "Okay, mauna ka na.
susunod ako. Matagal na tumitig si Albert sa mukha ng babae bago mabining humalik sa namumula pa nitong mga labi. Okay, hihintayin kita sa loob. Napipilitan man, tumalikod na siya ng tumango ito. Habang minamasdan ni Jasmine ang lalaki, lihim siyang umusal ang paalam. Nang makita niyang pumasok na si Simon sa mansyon, agad siyang sumunod para kunin ang kanyang bag at shawl na naiwan niya sa mesa. Napahinto siya nang may humarang sa kanyang daraanan. Well, well, well. Nakakaloko ang ngisi ng lalaking kakilala niya. Imagine that. Ang hindi makabasag pinggan na si Jasmine Navarro. Sino ang mag-aakalang nasa loob pala ang kulumo? Humugot siya ng malalim na hininga bago taas noong humarap dito. Hindi ba dapat wala ka dito? Ia-announce na ang engagement mo. Kahit nagkibit-balikat ito, napansin niya na tumingin muna ito sa direksyon ng party. They can wait. Hindi naman matutuloy kung wala ako, right? Humakbang ito palapit at hinawakan na ang pisngi ni Jasmine. You surprise me. All these months, you keep me at my arm's length. Kung kaninong lalaki ka lang pala bibigay, humigpit ang pisil nito. Kahit nasasaktan, hindi nagbigay ng anumang indikasyon. It's nothing compared sa shock na ibinigay mo sa akin. You're not just a cheat. Magnanakaw ka pa. Nang tumaas ang kamay nito at akmang sasampalin siya, pinalakas na Jasmine ang boses na akala mo ay may binabati. Sapat na iyon para mapatigil ang lalaki. At sa mababang boses, careful, pwede ako mag-iskandalo, pero ano na lang ang sasabi ng future in-laws mo? Bitch, mahina, ngunit galit na sabi nito. You got it. Wala akong pakialam na ipinagpalit mo ako. I can even understand, but I take it personally na ninakaw mo ang accounts ko. Ngumiti ng matamis si Jasmine. Nga pala, nakahanda na ba ang presentation mo? Namula ang pisngi ng lalaki sa tinitimping galit. You'll pay for this. Banta nito. Tumaas lang ang kilay niya. Hinihintay ka na ng fiancé mo. Isang matalim na tingin ang pinukol nito sa kanya bago tuluyang umalis. Nanghihinang na pasandal na lamang sa pader si Jasmine nang mahamig ang sarili ay dali-dali siyang pumasok para kunin ang kanyang mga gamit at agad ding lumabas ng mansyon. Habang papalayo si Jasmine, naririnig pa rin niya ang ingay ng selebrasyon. Nang marating niya ang step ng mansyon, saka lamang niya naalalang, hindi niya alam kung saan nakapark ang kotse. Wala siyang makitang attendant. Nagdesisyon siyang hanapin na lamang ang parking area. Sa kalayuan, tanaw niya ang lawa na tinatamaan ng liwanag ng buwan. Sa tour kaninang umaga sa napakalaking hasyenda, nakaagaw ng kanyang pansin ang nasabing man-made lake. Hinayaan ni Jasmine na dalhin siya ng mga paa patungo roon. Nang masapit ang pangpang, nanghihinang na paupo siya sa malapat na upo ang bato. Agad niyang isinuot ang palabal nang maramdaman niya ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi lamang dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil na rin sa shock. What I am doing here? Mapait siyang napatawa. Simple lang ang sagot. Pride. Alam ng buong kumpanya na nagde-date sila ni Carlo. Kaya nabigla ang lahat nang i-announce ang engagement nito kay Eloisa Hinares. Bukod sa kanyang team, walang ibang nakakaalam na pati ang accounts niya sa Hinares Industries ay ninakaw nito. Dahil pinairal niya ang pride, nagpunta siya sa engagement party ng lalaki kahit pinipigilan pa siya ng kaibigang si Ali. Nang maalala ang huli, kinuha niya ang cellphone at nag-text dito. Sa mensahe, sinabi niyang nauna na siyang bumalik sa resort na tinutuluyan nila. Hindi kailanman naging boto si Ali kay Carlo, pero sinamahan pa rin siya ng kaibigan dito sa Ilocos para umano ipakita ang suporta nito. Napasulyap si Jasmine sa mansyong pinanggalingan. Kahit sa malayo, impressive ang ancestral home ng mga Hinares. Hindi iyon nakakapagtaka. Isa sa mga kilalang angkan ang mga ito sa Ilocosur. Sa research na ginawa niya, alam niyang sa tabako nagmula ang yaman ng pamilya. Pero dahil na rin sa talino, sa negosyo ni Manuelito Hinares, mas lalo pang yumaman ang mga ito.
Napabuntong hininga siya. Sa una pa lamang, alam na niyang mataas ang ambisyon ni Carlo. Nang pumutok ang balita tungkol dito at sa nag-iisang anak na babae ni Manuelito Henares, nabigla rin siya. Gayunpaman, hindi niya iyon dinidibdib. Mas malaking blow sa kanya ang malamang sinulot ni Carlo ang pinaghirapan niyang trabaho. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit labis siya ngayong nababalisa. Maging ang reaksyon ni Carlo kanina ay expected niya. Kahit ilang buwan din namang tinagal ang kanilang relasyon, ilang halik lamang ang pinahintulutan niya. Isa sa frustration ng lalaki ay ang paglalagay niya ng limitasyon pagdating sa kanilang intimacy. Hindi nakakapagtaka na mabigla ito sa nasaksihan mula sa kanya kanina. Nararamdaman ni Jasmine ang pag-iinit ng kanyang mukha. No, hindi lamang si Carlo ang nabigla. Hindi rin niya mapaniwala ng kanyang mga aksyon. To think all these years, ang ipinagmamalaki niya ay self-control. At basta na lamang magigiba ng isang estranghero, ay isang malaking misteryo sa kanya. But it happened. Hanggang ngayon, nararamdaman pa rin niya ang halik at hawak ni Simon at ang hindi matatawarang reaksyon niya. Muling gumapang ang kuryente sa kanyang katawan nang maalala ang mainit na tagpo sa balkonahe at ang lalaking unang pumukaw sa kanyang pagkababae. Simon. Nakita niya agad ito pagpasok pa lamang nito sa ballroom na mansyon. Formal ang event at karamihan sa mga lalaki ay nakabarong. Si Simon ang bukod-tanging nakatuksido. Iisipin mong maa-out of place ang lalaki sa suot pero may natural na pagdadala nito sa formal na attire. Matangkad kasi at matigas ang pangangatawan. Nag-stand out ito sa karamihan ng mga bisita. Kahit curious siya sa lalaki, hindi yun sapat para makabawas sa pagnanais na makaalis na. Nag-iisip na siya ng dahilan kanina para yayain si Ali na umuwi na. Nang lumapit ang lalaki sa kanilang table, mas malakas ang impact nito sa malapitan. Hindi rin niya alam kung paano niya naitago ang kanyang pagkabigla. Matangkad ang lalaki, mga 5'11", at ang kulay nito ay ang sinasabing kayumangging kaligatan. Ang katawan nito ay isang swimmer. Malapad ang mga balikat at trim ang katawan. Ngunit higit niyang napapansin ang mga mata nito. Malalim at malamlam, very expressive. Pakiramdam ni Jasmine ay mababasa niya ang lahat ng emosyong nararamdaman nito. Napaka-aristokratiko ng mukha ng lalaki, lalo na ang matangos na ilong. At lumabas ang pagka-arugante nang taasan din siya ng kilay. Ang mga naganap mula na magdesisyon siyang kunin ang kamay nito ay nagsalimbayan sa kanyang isip. Napayuko si Jasmine at tinakpan ng dalawang kamay ang mukha. Hindi niya alam kung papaano ipapaliwanag ang nangyari. Nabukod sa hinayaan niya lang si Simon, malaya rin siya nag-participate. At kung hindi sila naabala, hindi niya alam kung hanggang saan sila makakarating. Nagtaas siya ng mukha. Ang nangyari ay nangyari. Nawala na siyang magagawa. At kung honest siya sa sarili, aaminin niya na wala siyang pinagsisihan. Hindi man niya naiintindihan kung bakit sa lalaking iyon lamang siya waring na buhay. Tatanggapin niya, it's not as if magkikita pa silang muli. Buo ang desisyong tumayo si Jasmine at tumalikod para lisanin ang lugar na iyon. Napahinto siya na makitang hindi pala siya nag-iisa. Nang bumilis ang tibok ng kanyang puso, alam niya kahit sa dilim kung sino ito. So, dito ka pala nagtatago. May bahid ng galit ang boses ng lalaki. Taas ang noong sumagot siya. Hindi ako nagtatago. Lumakad ang lalaki palapit. Right. So when you said na susunod ka sa akin, did you think na dito ako nagpunta? Ang sarkastikong tanong nito. Hindi makasagot si Jasmine. Mahigpit na lamang niyang hinawakan ang shawl. Napabuntong hininga si Albert. Hindi niya balak magalit sa babae. Pero nang lumipas na ang mahabang sandali at hindi ito dumadating, agad niyang iniwan ang party at hinanap ito. Hindi niya inaasahang nakalayo na pala ito at kung hindi siya nagkakamali, may balak nang umalis. Pinilit niyang kalmahin ang sarili bago lalong lumapit. I'm sorry, I didn't mean to sound so angry. It's okay.
Dapat nagpaalam ako. So, aalis ka na talaga? Hindi alam ng binata kung saan ang galing ang nararamdaman niyang panic. Sinalubong ni Jasmine ang matamang titig ng lalaki. I have to. Umangat ang isang kamay ni Albert at hinaplos ang mukha ng kaharap. Why? Inihilig ni Jasmine ang pisngi sa kamay nito. Hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Ang isang kamay ni Albert ay humawak sa baywang ng babae. Then don't. It's crazy. Alam ko. Be with me. Stay with me. Sa sandaling iyon, itinapo ni Jasmine ang lahat ng alalahanin sa hangin. What the hell? Naisip niya. For once, hindi niya gagamitin ang utak. Hindi na siya nagsalita. Lumapit na lamang siya at yumakap dito. Nang magtagpo ang kanilang mga labi, para siyang magliliyab sa init ng kanilang halik. Ayaw nang questionin pa ni Albert kung bakit nagbago ang isip ng babae. Kumikpit ang kanyang yakap at malayang gumalaw ang mga kamay. Naging mapanghas din ang kanyang bibig. Kapwa sila humihingal na maghiwalay. Matiim ang titig niya sa babae. Are you sure? He asked. Yes, she replied clearly. No regrets. Umiling lamang si Jasmine at tumawak sa pisngi ng estranghero. Ngayon? Wala. Masuyong hinagka ni Albert ang noon ng babae. Then come with me. Nagkaroon ng idea si Jasmine kung gaano kalapit si Simon sa pamilya Hinares nang makarating sila sa guest house malapit sa lawa. Nakita niya ang guest house na iyon kaninang umaga at nagagandahan siya sa disenyo na base sa mga nakabinang nakikita niya sa mga imported na magazine. Two-story ang bahay. Hindi kalakihan at gawa sa kahoy ang buong labas. Simple at mukhang kaaya-aya. Nang buksan ng lalaki ang pinto, pumasok sa isip ni Jasmine na kahit hindi kasing formal ng main house, litaw pa rin ang ingat at angat na ginagamit sa pagdecorate niyon. Maliban sa unang sulyap, hindi na siya nabigyan ng pagkakataong magmasdan ang kabuuan ng bahay. Pagkasara pa lang ng pintuan, humarap na sa kanya ang lalaki at muli siyang ikinulong sa mga bisig nito. Sa wari ni Jasmine ay mapapaso siya sa init ng katawan at malulunod siya sa lalim ng halik nito. Alam ni Albert na may halong desperasyon ang kanyang bawat kilos ngunit wala siyang paraang huminto at bagalan ang mga pangyayari. Marahil kung may nararamdaman siyang pagtutol mula sa babae, makukontrol pa niya ang sariling ngunit katulad niya. Tupok na rin ito sa apoy ng kanilang pagnanasa. Agad niya itong pinangko at humakbang paakyat ng hagdan. Nang makarating sa kwarto, ibinaba niya ito sa paanan ng kama. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi at mabilis nilang inalis ang saplot ng isa't isa. Muli niya itong binuhat at inhiga sa kama. May ilang sandali ring nagsawa ang kanyang mga mata sa perpektong kahubdan ni Lena. Bago kumilos ang kanyang mga kamay at sinapo ang dibdib nito. Mas lalo siyang naudyukan nang marinig ang impit na iyak ng babae at ang kamay nitong mahigpit na humahawak sa kanyang ulo. Bumaba ang kanyang labi hanggang maikulong niya ang bibig, ang malarosas na tuktok nito. Mistula siyang sanggol na sumusup-sup sa dibdib ng ina. Napapaliyad si Jasmine sa nararamdamang ligaya. Ang balakang niya ay umaangat na animo. May gustong abutin at nang maramdaman niya ang kamay ng kaniig sa bukana ng kanyang pagkababae. Kusang naghiwalay ang kanyang mga hita at hinayaan itong magsaliksik. Iba yung Gloria ang kanyang nararamdaman nang gumalaw ang mga daliri nito. Ilang sandali pa ay hinahabol niya ang hininga at napuno ang silid ng kanyang mga ungol. Naramdaman ni Albert ang panginginig ng katawan nito at alam niyang narating na ni Lena ang sukdulan. Mabilis siyang umibabaw at hinalikan ito sa labi bago marahas na umulos. Natigilan siya ng maramdaman ang mariing pagbao ng kuko nito sa balikat niya. It can't be, tutol ng kanyang isip. Gulat na napatingin siya sa mukha nito. Kagat nito ang labi at halatang nasasaktan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagmulat ng mga mata si Jasmine at masuyong hinaplos ang mukha ng lalaki. I didn't want you to stop. Isa pa, hindi siya importante, wika ng babae. Nakikita niya ang butil-butil na pawis ng kaulayaw, pruweba ng pagpipigil nito ng sarili. Iniangat ni Jasmine ang balakang
kahit may kahalo pang sakit. Muling bumabalik ang pagnanasang nararamdaman niya. Sinasabi ng isip ni Albert na tumigil ngunit alipin ang kamunduhan ang kanyang katawan. Nang gumalaw ang babae, hindi niya mapigilan ang sumabay. Muli tumingin siya rito. Ngumiti lamang si Jasmine bago inudyokan ang lalaki sa pamamagitan ng malalim na halik na iginawad sa mga labi nito. Sa una mabagal ang galaw, marahan ang pag-ulos hanggang sa muling bumalik ang init sa kanya. Unti-unting bumibilis ang galaw nito at wala sa sariling sumasabay si Jasmine hanggang pareho nilang narating ang sukdulan. Naalimpungatan si Jasmine sa mga kamay na malayang humahaplos sa kanyang dibdib nang magmulat ang kanyang mga mata. Nakita niya nakangiti si Simon sa kanya. Walang pagmamadali sa mga galaw ni Albert. Masuyo niyang hinahalikan si Lena sa labi habang ang kamay niya ay pumipisil sa dibdib nito. "I'll go slow this time," wika nito. Tinupad nito ang pangako. Hinayaan ni Jasmine na gawin nito sa kanya ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Mabilis ang nadarang sa bawat hagod ng mga kamay nito sa paghalik nito sa kanyang balat hanggang sa muling magpasanib ang kanilang mga katawan. Wala nang anumang sakit, bagkus ay walang katapusang gloria ang kanyang naranasan. Mataas na ang araw na magising si Albert, nakangiti siyang humarap sa katabi at napakunot ang kanyang noo nang makitang mag-isa na lamang siya sa kama. "Lena!" Nang walang narinig na sagot, napatayo siya at dali-daling lumabas ng kwarto. Ilang minuto pa sakalang niya natanggap na umalis na ang babae. Nanlulumong umakyat siya muli sa kwarto at napaupo sa kama. Isang piraso ng papel ang nalaglag sa kanyang paanan. "No regrets. Goodbye." Maingat niyang itinupi ang sulat bago tumayo at naglakad papuntang bintana. Nagbalik ang mga alaala sa nagdaang gabi at nagtagis ang kanyang mga bagang. "Goodbye? No way." Nang mga oras na iyon, nangako si Albert sa sarili. Whatever it takes, hahanapin niya si Lena. "So, ano nangyari?" Uminom muna ng beer si Matt bago sumagot. "Niyaya niya akong uminom after work. Nagtaka nga ako dahil hindi naman kami close. Nagkibit balikat ang binata. Sabi ko okay, libre naman eh." Napahinto sa pagsubo si Jasmine. Tinatanong ka niya sa Hinares account. "You got it, sister." Nagkatinginan sila ni Ali, ang huli ang nagsalita. "What did you say?" "What, I am stupid? Sinabi ko lang na hindi umaabot sa creative department ang strategy ni Jasmine. Of course, hindi siya naniniwala pero anong magagawa niya?" Kumindat si Matt bago muling uminom ng beer. Natawa na lamang si Jasmine. Nakipag-high five naman si Ali kay Matt. Bukod sa malalapit na kaibigan niya ang dalawa, silang tatlo ang kadalasang nagti-team up kapag may major account siyang nakukuha. Bilang account executive, trabaho niya ang magplano ng campaign strategy, ipresenta ito sa kliyente at kapag na-approve, siya rin ang nag-o-oversee sa buong project. 4 years ago na magsimula siya magtrabaho sa Adverb, agad niyang nakapalagay ang loob si Ali na isang graphic designer ng kumpanya. Di nagtagal, naging close na rin siya kay Matt na isa namang copywriter kapag kailangan niya ng visual presentation. Kay Ali agad siya lumalapit. Sa kanilang pagkakaibigan, nabuo ang isang team sa kumpanya na nalaging maganda ang kinalalabasan ng project. Nabigla si Jasmine nang hampasin siya sa braso ni Ali. "Oh, what?" Tumaas lang ang kilay nito. "Naiinis ako sa'yo. Ang tagal mong pinaghirapang makuha ang Hinares account. Dapat inireport mo si Carlo. We'll install it." "Anong ire-report ko, Ali? Hindi inassign ni Sir Bernie kahit kanino ang pagkuha doon. Kasalanan ko na naamoy ni Carlo ang plano ko." "Ang sabihin mo, binalak talaga niya lahat mula nung ligawan ka niya. Everyone knows, ikaw ang top contender sa iiwan ng pwesto ni Mr. Sandoval." Napatigil siya, tama ang kaibigan. Kahit marami silang account executive sa department,
angat siya sa dami ng kliyenteng nakuha niya para sa Adverb. Inaasahan niya na sa pagre-retire ng kasalukuyang head ng account department, siya na ang papalit dito. Nagtaas ng kamay si Matt. To be fair, I think seryoso si Carlo na ligawan ka niya, Min. Binakit nito ang nickname niya na malalapit lamang niyang mga kaibigan ang nakakaalam. Right, sarkastikong segunda ni Ali. Sobra siyang seryoso. Na after kaniya mapasagot, inagaw niya ang accounts mo at naging fiancé pa siya ni Bianca Hinares. Matalim nitong tiningnan ang kasama nilang lalaki. Really, Matt? Saan mo naman nakuha ang idea na yan? Alam mo ba kung ilang lalaki sa kumpanya ang gusto mo i-date ito si Min? May iba mang motibo si Carlo. Gusto niya talaga ang kaibigan natin. Sasagot pa sana si Ali pero hinawakan na ito ni Jasmine sa kamay. Tama na, hindi na importante ang nakaraan. Napangiti siya. I wonder kung ano ang ipinipresent niya sa board ng Hinares kung nasa akin lahat ang data. Kailan nga ba ang presentation? Napangiti na rin si Ali. Next week, I heard sa opisina pupunta ang mga big boss ng kumpanya. Itinaas ni Matt ang baso. Alam kong hate na hate mo ang umabsent, Min. But this time, siguraduhin mong may sakit ka ng araw na iyon. And then, we'll see. Nangingiting itinaas na rin ni Jasmine ang baso niya. Mukhang ako na naman ang magbabayad. But, okay lang. Cheers! Sabay na nagtawanan silang tatlo. Dahil kunti lang ang nainom, si Jasmine ang naatasang maging driver. Matapos ihatid sa kanikanilang bahay ang mga kaibigan, nagtuloy na siya umuwi sa townhouse niya sa Makati. 18 years old siya nang magdesisyon ang mag-migrate sa Canada ang kanyang ina. Kahit mahirap, tiniis niya dahil alam niyang hirap itong makarecover sa biglaang pagkamatay ng kanyang daddy. Ang opinyon ng kanyang lola, mas mapapadali kung magsisimula muli ang kanyang ina sa ibang lugar. Mukhang epektibo nga naman dahil 2 taon pa lamang ito sa ibang bansa, nakapag-asawa itong muli ng isang balong Canadian. Noong una, talagang nagalit siya. Hindi niya maintindihan kung paano nakalimutan ng ina ang kanyang daddy, lalo pa at saksi siya sa matinding pagmamahalan ng mga ito. Ngunit simple ang paliwanag ng mami niya. Once in a lifetime lang ang masasabing love of your life, pero minsan hindi kayo nabibigyan ng sapat na panahon. Nagmahal man daw itong muli, hindi iyon maikukumpara sa una at nag-iisang pag-ibig nito. Jasmine, her mother said, this man won't take me to the highest mountain nor the deepest sea, but his love is steady, and right now, yun lang ang kailangan ko. Nang makilala ni Jasmine ang magiging stepfather niyang si Paul, nakita niya kahit papaano kung ano ang ibig sabihin ng ina at natutunan niyang tanggapin ang desisyon nito. Dahil nakabase ang lalaki sa Canada at mas gusto ng mami niya roon, pumayag siyang ibenta ang malaking bahay nila sa Paranaque at bumili na lamang ng townhouse. Nang umibis siya ng sasakyan, napagmasdan niya ang tinitirhan. Malaki ito sa karaniwan. 2 ang bedrooms, ngunit isa ay ginagawa niyang office. May 3rd floor kung saan naroroon ang guest room na ginagamit ng ina kapag bumibisita. Maluwag man ang bahay, komportable siyang namumuhay na mag-isa. Ang numero 1 bentahe ng lokasyon ay malapit lang ito sa opisina ng Adverb. Segunda ay ang pagkakaroon nito ng sariling guard. Dahil karamihan sa mga kapitbahay ay katulad din niyang nagtatrabaho. Tahimik ang lugar, lalo pa ngayong gabi na siya dumarating. Iilang bahay na lamang ang may ilaw pa. Tumuloy agad siya sa kanyang kwarto at nagbihis ng pantulog. Kukunin sana niya ang papela sa briefcase niya, ngunit nagbago ang kanyang isip. Sabado bukas at hindi niya kailangan magmatali. Inihilig na lamang ni Jasmine sa headboard at ipinikit ang kanyang mga mata. I should get a dog, naisip niya. Masyadong tahimik kapag umuwi siya at malungkot din minsan kapag nag-iisa. Naalala niya ang kaibigan niyang si Mia at ang cute na aso nitong si Vincent. Noong umaten siya ng kasal ng kaibigan 3 months ago, naaaliw siya na isinama pa sa bridal entourage ang mga aso ng ikinasal. Minsan nga bibisita siya sa farm ng ama ni Mia at titingin siya ng alagang babagay sa kanya. Dahil nakakabingi ang katahimikan,
Kinuha niya ang remote ng many component at pinantugtog ang nakaprograma na niyang seleksyon. Umayos na siya ng higa at naghandang matulog. I'll be good just holding on tight, ensure in the night. So stay, and we'll explore each other. Stay. Muling napadilat ang kanyang mga mata nang marinig ang kanta. Parang rolyo ng pelikula na nagbalikan sa kanyang isip ang nangyari 3 buwan na ang nakakaraan. Kahit malimig sa kanyang kwarto, agad nag-init ang kanyang katawan. Napabalikwas ng tayo si Jasmine. Agad siyang lumabas sa kanyang terrace. Sa background, naririnig niya ang patuloy na pag-awit ni Rex Segreto at ang parang nanunuksong lyrics nito. In thought, it may not last forever. It feels so right together. No, we can't just let it go. No regrets. Iyon ang iniwan niyang mensahe. At hanggang ngayon, totoo pa rin iyon. Kinakabahan lang siya na ma-realize niyang wala silang ginamit na protection pero agad na pawi iyon nang datnan siya sa kanyang buwan ng dalaw. No, hindi siya nagsisi na kay Simon niya unang ipinagkaloob ang kanyang pagkababae. Maliban sa pangalan, isa itong kumpletong estranghero sa kanya at malabo nang muli niya itong makita pero wala siyang nakikitang mali roon. Maaaring mali sa mata ng iba, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang ginawa. Nang magising siya matapos ang gabing kanilang pinagsaluhan, may kung anong pwersang naguugtyok sa kanya na huwag umalis, na matulog muli at gumising na lamang sa mga bisig nito. Pero nanaig ang kanyang common sense, kaya talidali siya nagbihis. Nag-iwan siya ng sulat at maliman, hinalikan niya ito sa mga labi. One last kiss. Iyon ang sigaw ng kanyang isip. Pagkatapos, agad siyang umalis bago pa magbago ang kanyang desisyon. Inabutan niyang tulog na si Alice sa cottage na tinutuluyan nila. Bukod sa tanong nito kung saan siya nagpunta, sa kanya namang naiwasan. Agad din sila nagbiyahe sa Maynila. It's been 3 months, naisip ni Jasmine. Madalas nagigising siya na hinahanap niya si Simon. Kahit gusto niyang tratuhin na kaswa lang ang nangyari, ipinagkakanulo siya ng katawan kapag tulog na siya. Alam niyang kailangan niyang mag-move on. Pero may mga sandaling kagaya ngayon na masyado pang sariwa ang lahat. Hindi mo pa rin nahahanap ang mystery girl mo? Tumingin si Albert sa nangingiting mukha ng kaibigan. No, at huwag mo akong asarin. Makikita ko rin siya, sagot niya. 3 buwan na Albert, wala siya sa guest list ng mga Henares. Nagtanong ka na sa mga taong umattend. God, kulang na lang mag-file ka ng missing person report sa mga pulis. Give it up man, naiiling na sabi ni Mark. Naiinis siyang tumayo at nagsali ng alak sa baso. No way. Nagtatanong ang tingin ng kaibigan. Bro, what with this girl? Nakilala mo siya and then she disappeared. Anong meron siya na hindi mo makalimutan? Napatigil siya sa pag-inom. Valid ang tanong ni Mark. Pero hindi niya alam ang sagot. Naging obsession na niya sa nakalipas ng mga buwan ang paghahanap kay Lena. Hindi niya kayang ipaliwanag ang isang bagay kung siya mismo ay naguguluhan din. Nakikita ni Mark ang pagkalito sa mukha ng kaibigan. Kung kaya iniba na lamang nito ang usapan. Nasurpresa ako na ikaw ang mag-aasikaso ng bagong skincare line ng mga Henares. Alam kong malaki ang stock mo sa kumpanya, but you've never been involved sa business na ito. After all, may sarili ka rin naman negosyo. Nag-leave muna ako. Kaya naman, sa dyan ang mamamahala ng lahat. Bumalik sa upuan si Albert. Favor ito para kay Tito Roberto at Sim. Hindi siya masyadong bilib sa kanyang future son-in-law. Tumaas ang kilay ni Mark. The ad executive, campaign strategy, ang forte nun. Anong magiging alam nun sa manufacturing? Nagkibit-balikat si Albert. I'm not sure. Gusto ni Tito na maging successful ang launch ng product. He just want me to supervise. Pero pet project iyon ni Bianca, bakit ikaw? Napangiti siya. Alam mo na, figurehead lang si Bianca. I think the family is afraid na sa sobrang in love ng tao, maging masyadong maluwag sa kanyang fiancé.
Baka naman umaasa pa rin ang mga magulang ni Bianca na kayo ang magkakatuluyan. Nauwi in Hill, wika ni Albert. Malakas na tawa ang tanging sagot ni Mark bago sumaryoso. To be honest, hindi ko gusto ang mapapangasawa ni Bianca. Don't get me wrong, Bianca is no angel. Parang ganun din ang napili niya. I don't know. Mukhang friendly user yung lalaki. Naalala ni Albert ang unang beses na nakaharap niya ang mamanugangin ng mga Henares. Nang ma-realize niyang wala na si Lena, nagtungo siya sa main house. Natagpuan niya ang buong pamilya na nag-aagahan sa dining room. Sumabay na siyang mag-breakfast habang pasimpleng nagtatanong kung may nakakakilala ba kay Lena. Napataas ang kilay niya nang pabalang siyang sagutin ng fiancé ni Bianca bago ito nag-sorry at tinalakuran siya. Hindi ko alam kung user ba siya, but I don't like him either. Kung may utak siya, he should be good to you. Hindi ka man active sa Henares, boss ka pa rin niya. Arugante ang ngiti ni Albert. Baka hindi niya alam next week, I'm sure, marirealize din niya iyon. Sandaling natahimik si Mark bago, how beautiful was she? I know you mean, putol ni Albert. Malino na bumalik sa kanyang isip ang mukha ng babaeng hindi umaalis sa kanyang utak. More than you'll ever imagine, unforgettable, wika ni Albert. Napatango si Mark, I hope I find her first, birong totoo nito. Umiling lang si Albert, kahit pa, she's mine. Nasurpresa siya sa sinabi, ngunit alam niyang sagad sa buto ang katotohanan sa pag-angking iyon. Pagbukas pa lamang sa elevator, hinila na ni Matt ang kamay ni Jasmine at tinatak ito papunta sa stairwell. Nabiglaman, mabilis siyang sumunod. Ano ba Matt? Matatapilok ako sa iyo. Kunot ang noong sumulyap ito sa paan niya. Ang taas kasi ng takong mo. Umakyat ang tingin nito. Hey, you look nice. Maikli yata ang palda natin masyado. Tumaas lang ang kanyang kilay. I'm sorry kung hindi ako tatanggap ng fashion advice mula sa isang feeling college student. Tumingin si Matt sa suot na maong at t-shirt. Anong mali sa suot ko? Ipinilig nito ang ulo. Never mind. Nakausap mo na ba si Ali? Wala siyang masyadong info. Maaga kasi siyang umuwi kaya na-miss niya ang fireworks. Naglalaro ang mata nito sa sobrang saya. Damn, kung nandito ka lang, siguradong mapapatango ka sa saya. What happened? Well, as expected, dumating na ang executive ng Henares. Kung nakita mo lang ang mukha ni Carlo, priceless. I think, hindi niya inaasahan yung dumating kasi nabigla siya talaga. Akala ko si Bianca ang darating with her father. Nope, a certain E.S. Montoya. Nasa meeting ako and when Carlo was done with the presentation. Ang dilim talaga ng mukha nung si Montoya. Nandun ba si Mr. Galvez? Yep, he stayed cool pero namumula yung tao. And get this, huminto muna si Matt bago ngumiti. Hinanap ka ni Mr. Galvez. Talaga? Yes, I told him na absent ka. Muli ito nagseryoso. Listen, Min, I want you to be prepared. Babalik today ang representative ng Henares. Asigurado akong ipapatawag kanila. And I want you to be careful with Carlo. Siguradong ikaw ang sisisihin nun. I'll be there just in case. Napahalik siya sa pisngi nito. Thanks, Matt. Wow, pwede na ba ako mag-apply? Natawa siya sa private joke nilang dalawa. Submit your resume, I call you. Kapag may opening na. Tinapik nito ang ulo ng kanyang ilong bago sila naglakad pabalik sa opisina. After lunch na matanggap ni Jasmine ang tawag. Nakasalubong pa niya sina Matt at Ali na kasama niya sa meeting. Sabay na silang tatlong umakyat sa itaas ng floor. Nang makarating sila sa conference room, pumugot ng malalim na hininga si Jasmine. Nagpapasalamat ang ngiti niya nang maramdamang inakbayan siya ni Matt na ganoon sila sa ayos nang bumukas ang pintuan. Masusing pinag-aaralan ni Albert ang packet na nasa harapan niya. Kumpara sa presentation ni Carlo kahapon, ang campaign strategy na inihain ngayon ay kumpleto at pulido. Humarap siya sa account beefy na nasa tabi niya, Mr. Karandang. This plan is so different from yesterday. Who prepared this? Jasmine Navarro,
isa siya sa mga account executive namin. Hindi ko maintindihan. Carlo Buenafe secured the account from us. Hindi ba dapat mas detalyado ang strategy niya? This report, hindi ito ginawa overnight. May idea si Mr. Bernie Carandang kung ano ang nangyari pero itinakom lang nito ang bibig. Internal matters ang usapan at hindi dapat malaman ng kliyente. Jasmine very good at her job, was all Bernie said. Then bakit hindi siya nag-present kahapon and where the hell is she? Kunot noong tanong ni Albert. Hindi na nakasagot si Bernie dahil bumukas na ang pinto ng mga oras na iyon at pumasok ang team ni Jasmine. Humingi ito ng paumanhin sa kausap bago tumayo at lumapit sa grupo. Nanlaki ang mga mata ni Albert nang mamukhaan ang babaeng nasa pintuan. Lena, tatayo na sana siya nang ma-realize na tinatawag itong Jasmine ni Mr. Carandang. Napakunot ang kanyang noo at muli siyang napaupo. She lied to me. Oo nga at naisip na niyang hindi totoong pangalan ang ibinigay nito. Kaya pala walang makapagsabi sa kanya kung sino ito. At kahit ganoon din ang ginawa niya at ibang pangalan ang iniwan dito, hindi iyon nakakabawas sa inis na nararamdaman ni Albert habang pinagmamasdan si Lana or si Jasmine. Lalong kumunot ang kanyang noo nang mapansing may nakaakbay ritong lalaki at mukhang close sa ang dalawa. Ngunit sa kabila ng shock at sama ng loob, may hatid na ligaya sa kanya ang muli itong makita. Jasmine. Mas nababagay nga rito ang pangalang iyon kaysa sa ordinaryong Lena. Ang misteryosang babaeng kanyang nakasama ay isa palang career woman. At based sa report na nasa harapan niya, magaling ito sa napiling trabaho. Dahil hindi niya inaalis ang tingin dito, alam niyang ang eksaktong sandali na sinabi ni Mr. Carandang kung sino siya. Nakita niya ang biglang pamumula nito at bahagyang paghanapay. Nang sumapo ang kamay ng lalaking kasama nito sa baywang ng dalaga, biglang suporta, hindi napigilan ni Albert ang lumapit. Min, okay ka lang? Tanong ni Matt. Ha? Hindi maalis ni Jasmine ang tingin niya kay Simon. Yeah, na out of balance lang ako. You sure? Nagtataka si Matt kung bakit matalim ang tingin sa kanya ng papalapit na lalaki. Sir Bernie, siya ba ang representative ng Hinares? Yes, nang makalapit ang kliyente, sinimula ni Mr. Carandang ang introduction. This is Albert Montoya, Vice President of Hinares Industries. Mr. Montoya, this is the team na bumuo ng campaign strategy. Jasmine Navarro, ang account executive. Ali De Vega, graphic designer. And Matthew Javier, head copywriter. Isa-isang kinamayan ni Albert ang tatlo. Inihuli niya si Jasmine. Miss Navarro, a pleasure. Hindi niya pinatawan ang kamay nito. I'm sorry pero akala ko Lena ang pangalan mo. Idiniin ni Albert ang pagkakasabi niyon. Ah, si Ali ang sumagot. Jasmine Lena ang buong niyang pangalan. Lena comes from the Lena, her mother's name. Nakangiting paliwanag nito. I see. Matamis ang ngiting ipinukol niya sa graphic designer bago muling tumingin kay Jasmine. Lalong lumapad ang kanyang ngiti sa matalim na titig nito at pasimpleng pagbawi ng kamay. Pinisil niya iyon ng mahigpit bago pinakawalan. Pilit pinapakalma ni Jasmine ang sarili ngunit bigo siya. Nagpapasalamat ang ngiti niya kay Matt nang ito ang nagsalita. Hindi pa ba tayo magsisimula? Pagdating ni Mr. Galvez, sagot ni Bernie. Muli itong humarap kay Albert. Is that okay with you? Napawi na ang mga ngiti sa mukha ni Albert sa nakikitang close to sina Jasmine at Matt. Fine. Oh, I want Mr. Buenafe to be here too. Ipapatawag ko siya Jasmine. Pwede ka nang mag-set up. We'll start once they get here. Yes, sir. Isang huling sulyap kay Albert at nagmamadali siyang naglakad patungong podium. Agad na sumunob sina Ali at Matt. Naiwan si Albert na nakatayo at minamasdan ang papalayong figura ng babae. You can run, naisip ni Albert, but you won't get far. Napangiti siya, I found you. Isinubsob ni Jasmine ang sarili sa pag-aayos ng materials, ngunit aware pa rin siya sa presensya ni Simon. Wait, Albert pala. Naiinis man siya sa nagsinwaling ito,
Wala siya sa lugar para magreklamo. Ibang pangalan din naman ang ibinigay niya. Nang bumukas ang pintuan, nagtama ang tingin nila ni Carlo. Tama si Matt sa warning nito kanina. Sa talim ng tingin ni Carlo, kailangan niya mag-ingat. Hindi nilingat kay Albert ang tensyon na mamagitan kay Jasmine at sa bagong dating. Hindi man sigurado ay may duda siya na nagsisinungaling sa kanya si Carlo nang tanungin niya dati kung kikilala nito si Jasmine at kung hindi siya nagkakamali. May manyaring hokus-pokus sa accounts ng Hinares. Nang dumilim ang kwarto na nagsimula si Jasmine, muli siyang humanga sa dikalibreng preparasyon nito. Sa madalas na pagtango ng mga tao sa kanyang paligid, alam niyang katulad niya na uunawaan at napapahanga rin ang mga ito. Beautiful and smart, what a combination. Kahit nakafocus siya sa sinasabi nito, hindi nawawalay ang tingin niya kay Jasmine. Nakapusod man ito, malinaw sa kanyang alaala ang mahaba at nakalugay nitong buhok at kung gaano kalambot iyon ng kanyang hagurin. Kahit may kalayuan, memoryado pa rin niya ang kulay ng mga mata nito at sariwa pa rin sa kanyang isip ang lambot ng mga labing kanya nang nahalikan. Kahit malamig sa kwarto, nagiinit ang kanyang pakiramdam. Wala ni isa mang detalya ng kanilang gabi ang kanyang nakalimutan, lalo na at hindi siya pinatahimik ng mga alaalang iyon. Hindi man malinaw sa kanya kung bakit ganito ang reaksyon niya sa isang bagay na maituturing na one-night stand. Hindi na importante iyon. At kung pagbabasihan ang reaksyon ni Jasmine, mas gugustuhin itong hindi na siya makita pang muli. Too bad, naisip ng binata. Sisiguraduhin niyang hindi siya makakalimutan ito. Nang matapos ang presentation at muling bumukas ang ilaw, si Albert agad ang nakita ni Jasmine. Nakakapaso ang tingin nito at gusto man niyang iiwas ang mga mata. Nanaig ang kanyang professionalism. Humugot siya ng malalim na hininga. If you have any questions, please feel free to ask. Napansin ni Albert na may ibinubulong ang presidente kay Mr. Carandang bago ito nagsalita. Not at this time, Miss Navarro. Humarap ito sa kanya. Mr. Montoya, any comments? Umiling lamang siya. No, pero may mga tanong ako, saka na lang. Tumayo na ang presidente, then well, conclude this meeting. Muli may sinabi ito kay Bernie bago tumalikod at lumabas ng kwarto. Jasmine, Carlo, Mr. Galvez would like to see you both in the office now. Pagkasabi niyo, lumabas na rin si Bernie. Hindi siya manhid. Alam niya may kailangang pag-usapan ang mga ito. Ngunit hindi rin niya kayang palampasin ang pagkakataon. Like I said, marami akong tanong, especially kay Miss Navarro. Tumayo siya at tumingin kay Jasmine. Where's your office? I can wait for you there. Hindi agad nakapagsalita si Jasmine. Hindi pa siya handa na makasama si Albert nang sila lamang. Napapitlag siya nang pisilin ni Ali ang kanyang balikat. Ako na maghahatid sa kanya, sabi ng kaibigan. Tumango na lamang si Jasmine. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niyang ibinagsak ni Carlo ang pintuan pasara. Nang pitikin ni Matt ang kanyang ilong, napangiti siya. Min, do you need me there? No, I'll be fine. Thanks, Matt. Sinalubong ng binata ang matalim na titig ni Albert bago bumulong kay Jasmine. Hindi ko alam ang istorya sa isang ito, pero mauubusan na ako ng dugo. Sa dami ng kutsil yung itinatarak sa akin ni Mr. Montoya. Nangiti si Matt nang matawa si Jasmine. There, kaya mo na si Carlo. I'm not sure about this one. Tukoy nito sa tinawag na Montoya. At para makapang-asar, umalik pa si Matt sa pisngi ni Jasmine bago sumipol na lumabas. Nagtataka si Ali kung bakit nagsalubong ang kilay ng representative ng Hinares, pero lumapit pa rin siya rito. Sir, shall we go? Napapanting ang tainga ni Albert, ngunit wala siyang magawa, lalo pa at punong-puno ng kuryosidad ang mukha ng graphic artist. Tumango na lamang siya at tinaasan ng kilay si Jasmine bago sumunod palabas kay Ali. Naglikpit lamang si Jasmine ng gamit bago nagtungo sa office ng presidente. Nakita niyang nakatayo si Carlo malapit sa bintana, kaya umupo na lamang siya sa sofa. Gaya ng inaasahan, agad itong lumapit sa kanya. Happy? Sarkastikong simula nito.
kunway walang narinig si Jasmine. Alam niyang hindi makakagawa ng eksena si Carlo, lalo pat hindi lamang sila ang tao sa paligid. You may think na natalo mo na ako, pero huwag kang pakakasiguro, Jasmine. Remember, who is my fiancé is? Patuloy ng lalaki sa mas mababang tinig. Wala siya dito. Isa pa, it doesn't matter kung ikaw ang nakakuha ng account. Ako ang may hawak ng plano, and you can't use my word. Huwag mong maliitin ang influence ni Bianca, o baka naman malakas ang loob mo, dahil kay Albert Montoya. Nang uuyam ang ngiti ni Carlo sa nabiglang ekspresyon ni Jasmine. Akala mo ba nakakalimutan ko na ang eksena sa Ilocos? Bilip din ako sa iyo, Jasmine. You accuse me of using Bianca, pero ganun din naman ang diskarte mo, hindi ba? Nakalimutan na ni Jasmine na nakita nga pala sila ni Carlo. Sasagot pa sana siya para idepensa ang sarili nang bumukas muli ang pintuan at pumasok si Sir Bernie. Agad siyang tumayo pagkakita rito. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Mr. Carandang sa dalawa. Well, this is amiss. Tumagal ang titig nito kay Carlo bago subukan nating ayusin. Let's go inside. Naghihintay na si Mr. Galvez. Higit pa sa inasahan ni Jasmine ang naging desisyon ng management. Sir, I expected to be credited sa trabaho ko, but the accounts was secured by Carlo. His lucky nakasama pa rin siya sa project, saan ni Mr. Bernie Carandang. Bakit hindi ka lumapit sa akin, Jasmine? It's quite obvious na ikaw ang nag-conceptualize ng lahat. Nagkibit-balikat lamang siya. Magkapanabay silang naglakad pabalik sa kanilang opisina. Akala ko nagiging maingat na ako kahit nagde-date kami ni Carlo before. But we were still competitors. Wala akong ebidensya na sinulot niya ang accounts ko. But he did, and he got a fiancé out of it. Natahimik sandali ang lalaki. Okay ka lang doon? Alam mong iisipin ng karamihan na gumaganti ka lang. Napabuntong hininga si Jasmine. Alam ko, I'm okay. Hindi naman seryoso ang naging relasyon namin. Nag-iisip muna siya bago nagdesisyon dugtungan ang sinabi. Sinubukan ni Carlo na baliktarin ako. In what way? Naisip ni Jasmine. Ang lalaking naghihintay sa kanya sa office niya. I know Albert Montoya. Nagkakilala kami sa engagement party. Napataas ang kilay ni Bernie. May relasyon kayo? Agad umiling si Jasmine. No. First and last meeting namin iyon. Well, akala ko last na. Hindi ko alam na konektado pala siya sa Henares. Major stockholder ang pamilya niya. I heard na siya ang gusto ng pamilya para kay Bianca. There was even talk of marriage between them and a major between their companies. Hindi maintindihan ni Jasmine kung bakit mabigat sa dibdib na marinig ang impormasyong iyon, ngunit ngumiti lamang siya. I'm just telling you in case gawing issue ni Carlo. Wala kayong dapat alalahanin, sabi na lang ni Jasmine. I trust you, Jasmine. At kung meron mang namamagitan sa inyo ni Mr. Montoya, walang problema. Just be careful. Hindi biro ang pamilya ng mga taong ito. Well, thank you, sir, sagot ni Jasmine. Habang pinagmamasdan ang kabuuan ng office ni Jasmine, naisip ni Albert na tama lang ito sa posisyong hinahawakan ng babae. Nakikita niya ang personality ni Jasmine sa kasimplihan ng dekorasyon. Although feminine ang furnishing, hindi maabubot at maarte ang mga gamit. Ang tanging agaw pansin ay ang painting na dominante ang pagkakadisplay. Masusi niya iyong pinagmamasdan ang bumukas ang pinto at pumasok ang babaeng hinihintay niya. Kunot ang noong tumango ito sa direksyon niya bago nagtungo sa mesa. Would you like some coffee? Lihim na napangiti si Albert. So, businesslike pala ang plano nitong pakikitungo sa kanya. Sure, black with sugar. Mabilis na nagsalin si Jasmine nang inumin mula sa coffee maker, pero imbis na iabot sa lalaki, inilagay niya ang kape sa mesa. Alam niyang napansin nito ang kanyang pag-iwas nang umarko ang isa nitong kilay, ngunit nagpatay mali siya na lamang siya. Please, have a seat. May tanong ka? Marami, makahulugan ang tinging ipinukol ni Albert sa babae, pero hindi na upo. Kinuha niya ang cup ng coffee
at humigop ng kape. Sa ngayon, let's stick sa report mo. Umupo si Jasmine. May kinuhang binder. Go ahead. Ikaw na ba ang mag-handle ng account? Tanong ni Albert. No, napagdesisyonan na si Mr. Carlo Benefe pa rin ang lead at siya ang makikipag-coordinate sa Hinares. Ako ang in-charge sa technical aspect. Kumunot ang noon ni Albert. I don't agree. I have the option to choose kung sino makakatrabaho ko. Hindi lang si Mr. Galvez ang may gusto nito. Miss Bianca Hinares requested it. We'll see about that, napipikong sabi ni Albert sa isip bago siya umupo. Tinitigan niya si Jasmine. I like the painting. Naguguluhang napaangat ang tingin ng dalaga. What? The paintings? Itinuro niya ang obra. It's a Mia Serrano. Bagyang napangiti si Jasmine. She's a friend. Talaga? Akala ko portrait artist siya. Hindi ko alam na nagpipinta din pala siya ng iba. What's the title? Tanong ni Albert. Morning comes. Pinagmasdan ni Jasmine ang pinag-uusapan nilang paintings. Kahit kaibigan niya si Mia, hindi siya komportable mag-request dito. Lalo pat alam niyang lagi itong may komisyong ginagawa. Kaya nga nang makita niya sa gallery ang obra na ito, agad niyang binili kahit may kamahalan. Matingkad at buhay na buhay ang kulay ng papasikat na araw. Detalyado rin ang mga ngisda sa dikalayuan na sinasalubong ang pagdating ng umaga. Sa tuwing nakikita niya ito, naiinggit siya. Kahit nakaka-appreciate siya ng art, wala siyang talento para rito. Bumalik ang isip niya kay Albert at natagpuan niya sa kanya pala ito nakatitig at hindi sa painting. Sa init ng tingin nito, nararamdaman niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi at lapis ang kanyang pasasalamat nang may kumatok sa pintuan. Nang pumasok ang kanyang assistant na si Rica, iniabot nito ang isang papel. Miss Jasmine, I'm sorry. Kanina pa kasi tumatawag ang research department. Kanina pa daw handa yung market analysis na ipinapagawa mo. Binasa niya ang listahan ng kanyang mga messages. Ako na ang tatawag sa kanila. Napatingin si Rica kay Albert bago bumaling ulit kay Jasmine at nagpatuloy. Yung representative ng Causeway nasa labas naghihintay. Wala siyang appointment but he wants to talk to you. Tumingin muna siya sa relos. Okay, 30 minutes Rica. Yes ma'am. Nang makalabas ang assistant, nagpapaumanhin ang ngiti ni Albert. I'm sorry. Hindi ko naisip na busy ka rin nga pala. I still have time. Go ahead with your questions. Umiling lang si Albert. I need more time to review the proposal. How about dinner tonight? Hindi agad nakasagot ang dalaga at umarko muli ang kilay ni Albert. Business dinner, Jasmine. I can't. May plano na ako mamaya. Gustong itanong ni Albert kung kanino pero pinigil ng binata ang sarili. Then tomorrow night. Lunch. I can ask Carlo to join us. Why? Siya ang lead. He doesn't know the project as well as you do. Mapag-aaralan din niya. You should coordinate with him, Mr. Montoya. Will you quit calling me that? Naiinis na balik niya. Call me Albert. Nang hindi ito sumagot na pabuntong hininga na lang siya. Simon is my second name, pangalan ng tatay ko. I guess, pareho natin ginagamit ang pangalan ng mga magulang natin. Pinili na lamang ni Jasmine ang manahimik dahil papunta na iyon sa personal. Ang huli nitong sinasabi. Marahil ay napansin din ng lalaki ang pag-iwas niya, kaya bumalik sa business ang sunod nitong sinasabi. Kung request ni Bianca si Mr. Benefe, then I'll assign her to him. But I am telling you now, sa akin ka makikipag-deal, so be prepared. Matapos ibigay ang warning na iyon, tumayo na si Albert at naglakad papunta sa pintuan. Akala ni Jasmine ay iyon na ang huling ngunit lumingon ang lalaki. One last question, he said. Kinakabahan man tumango siya, okay. It was your first time, why me? Diretso ang kanyang tingin. Why not? Napangiti si Albert. Fair enough. I'll see you soon, Jasmine. Nantuluyan na itong umalis, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Agad niyang kinuha ang telepono at sinabi kay Rica na papasukin na ang naghihintay. Kung magpapakaabala pa siya, maaaring ipostpone ang pag-iisip kay Albert. Pagkalabas ng building, agad tinawagan ni Albert si Mark.
I found her. Hindi na tumingin ng paliwanag ang kaibigan. Talaga? Saan? You'll never guess where. Ad executive siya ng kumpanyang nagahandle ng account ng Hinares. Sandaling natahimik si Mark. Kaopisina siya ng fiancé ni Bianca. Tumigas ang tono ng boses niya. Yep. He lied to you? Yep. Labas tayo mamaya. Pag-usapan natin. Cool. 5:30 na magkita si na Jasmine at ang vice president ng Karame Bebe na si Jose Santa Maria sa Benny. Dahil masyado pang maaga para mag-dinner, umorder na lamang sila ng sandwich. Nang dumating ang order, ngumiti si Jasmine sa waiter. Hindi ko nakikita si Sam, hindi ba siya darating? Usisa niya. Maya-maya lang ma'am, sagot naman ito. Habang kumakain, pinag-uusapan nila ni Joe ang balak nitong mag-launch ng ad campaign para sa bagong baby product. Nasa kalagitnaan sila nagpapaplansya ng detalye na mag-ring ang kanyang cellphone. Nasaan ka? Bungad ni Matt. Nasa Benny. May business dinner ako with Joe Santa Maria. Why? Wala lang. Medyo gutom na ako. Masarap ang Italian ano. Natawa na lang siya sa pahaging nito. Punta ka. Treat ko. Yes. Mga 8 PM nandyan na ako. Hihintayin kita. Sa itaas lang ng restaurant, umiinom ng beer si na Mark at Albert. Kasagsaga ng happy hour at doon siya inaya ng kaibigan. Tell me about Lena, Mark said. Umiling siya. Not Lena, Jasmine. Hindi ko alam kung bakit pareho kaming nagsinungaling sa pangalan namin. Napangiti si Mark. Alam ko kung bakit. Hindi niya sinabi ang totoo. Ayaw kaniyang makita pa pare. Mukha nga, umiiwas siya sa akin pero masyado siyang professional. Hindi ko siya bibigyan ng chance na makalayo. Itinaas ni Mark ang baso at nag-toast. Ganyang-ganyang ang attitude ng isang stalker. Uminom ito ng baso bago. Nga pala, alam mo bang kung may boyfriend na siya? Sumagi sa isip niya si Matthew Javier. Sa nasaksihan niyang closest ng dalawa, napapatanong din si Albert kung ano ang relasyon ng dalawa. Natagpuan niya ang sarili na umiiling. Hindi na mahalaga yun sa akin. Meron man o wala. She is still mine. Matigas ang boses niya ang pangako. Naninibago si Mark sa determinasyon ni Albert kay Jasmine. Hindi naging problema kailanman dito ang babae. Habulin ngang maituturing ang kanyang kaibigan. He was more getting more and more curious with Albert Mystery Girl. Nag-iisa na sa table si Jasmine nang makita niyang papalapit sa kanya si Sam, ang may-ari ng Benny at asawa ng kaibigan niyang si Mia. Agad siyang umiti rito. You're late. Akala ko hindi ka na darating. May maganda akong rason. Oz, how is Mia? Hindi mailarawan ang kasiyahang bumalot sa buong mukha ng lalaki. She's pregnant. Napadilat ang kanyang mata sa pagkabigla bago siya napatayo at inilahad ang kamay bilang pagbati. Oh wow, congratulations. Nangingiting pinagmasdan ni Sam ang kamay niya bago natatawang niyakap siya ng mahigpit. Samantalang pababa ng hagdan ang magkaibigang Albert at Mark para mag-dinner, nang mapansin ng huli ang babaeng mag-isang nakaupo sa table. Look, kung ganyan ba kaganda si Jasmine mo, then maiintindihan kita. Wala sa sariling napaharap si Albert sa direksyong itinuro nito. Kahit na malayo, agad niyang nakilala ang babae. Sasagot sana siya nang may lumapit itong lalaki at maya-maya lang ay nagyakapan ang mga ito. What the hell? Bigla ang pag-init ng kanyang ulo. Susugod sana siya ngunit hinawakan siya sa punong braso ni Mark. Anong problema mo? That's Jasmine, wika ni Albert. Gulat na napatingin si Mark sa kaibigan. Yan ang mystery girl mo? Medyo humupa ang galit ni Albert na maghiwalay ang magkayakap. Pero may bahid pa rin na inis sa kanyang boses nang sumagot. Yes, sino kayang demonyo ang kayakap niya? Natatawa si Mark na mapagsino ang tinutukoy ng lalaki ng kaibigan. Si Sam, yan ang may-ari ng restaurant. So, banyaga kay Albert ang selos na nadarama. Libre na siyang yumakap kahit kanino dahil kanya itong lugar niya ito. God man, ikaw ba yan? Napapailing na lamang si Mark. Kaibigan ko si Sam and he's married. Kilala mo marahil ang misis niya. Ha? Sino? I tell her na mahilig mang yakap ng ibang babae ang mister niya. Napakamot na lang si Mark sa astang batang kaibigan.
He's married to Mia Serrano, the portrait artist. Mia, muling bumalik ang tingin niya sa dalawa na ngayon ay magkatabing nakaupo. Napabuntong hininga na lang si Albert habang bumabalik ang isip sa naging aksyon niya. Nasisiraan na yata talaga ako ng bait. Yep, what's wrong with you pare? Hindi ka ganito. Umiling na lang si Albert. Unti-unti na siya napapangiti nang makilala niya ang lalaking kadarating pa lamang at kinakawayan ni Jasmine. Muli na namang uminit ang kanyang ulo. Anak ng... What? Naguguluhan na si Mark sa pabago-bagong mood ng kasama. Napangisin na lang ito sa sunod na eksena. Ah, hindi ko nakilala yan. Tumataas ang presyo ni Albert, lalo na nang humalik sa pisngin ni Jasmine si Matt. Kilala ko. Mabilis yan na desisyon. Let's go. Hindi na ako nagugutom. Isang huling sulyap at nagmamadali na siyang lumabas habang natatawang sumusunod lamang sa kanya si Mark. Pilit mang iwasang isipin ni Jasmine ang lalaki, hindi siya lubos na nagtagumpay. Ngayong nag-iisa na siya sa kanyang bahay at walang trabahong umaagaw ng atensyon, si Albert na lamang ang laman ng kanyang utak. Halo-halo ang kanyang nararamdaman nang muli niyang makita ito. Nandoon ang pagkabigla at takot. Ngunit kung magiging tapat siya sa sarili, aaminin niya na sa lahat ng emosyong nangingibabaw ang saya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Gayong naresolba na niya sa isip na isang tabi ang nakaraan. Pero hindi iyon ang nangyari. Hindi lamang ito lumilitaw sa kanyang paningin. Magiging madalas pa ang kanilang pagkikita dahil sa trabaho. Maaari siya magkunwari na walang epekto ang presensya nito sa kanyang buhay. Pero hindi niya alam kung hanggang kailan niya maitatago ang kakaibang reaksyon niya sa lalaki. I have to try. Dahil kung hindi siya iiwas kay Albert, may duda siya na ito ang babago ng lahat sa kanyang buhay. Mainit ang ulo ni Albert nang dumating siya sa Adverb. Sa mga nakalipas na araw, ito ang palagi ang estado ng kanyang mood. Kung hindi siya mag-iingat, baka maging permanente na niya itong kondisyon. Isang linggo na mula nang mag-lunch sina Jasmine at hindi naging maganda ang kanilang meeting. Dala-dala pa rin niya ang pagkapikon sa nakitang eksena sa Benny at hindi nakatulong ang presence ni Carlo. Ramdam niya na hindi komportable si Jasmine na kasama ito. Marahil ay kompetensya lamang sa trabaho. Pero may mga tingin at pahaging ang lalaki ni minsan ay personal na. At kahit binabaliwalan ni Jasmine ang mga iyon, nasisense niya na nagpipigil lamang ang dalaga. Isa sa mga dahilan kung bakit masama ang kanyang mood ay dahil maaga niyang bisita si Bianca. Kahit itinanggi ng babae na walang kinalaman si Carlo sa request nito na manatili sa lalaki ang accounts, alam niya ang totoo. Ngunit hindi lamang si Bianca ang dahilan kung bakit siya nagagalit. Ang pinakarason ay ang pag-iwas sa kanya ni Jasmine. Napakahirap nitong hagilapin. Sa tuwing tatawag siya, madalas ang assistant nito ang kanyang nakakausap kung kaya't wala siyang ibang nagawa kundi ang mag-set na lamang ng appointment. Kalalabas pa lamang niya ng elevator nang makita niya si Ali. Sa kilos pa lamang nito, alam na niyang may problema. Miss De Vega, sandali. What? Pabalang ang sagot ni Ali. Dahil lumingon ito ay napagsino siya. Napapikit na lamang ito. I'm sorry sir, it's not a good day. Lumapit siya at pinagmasdan ang mukha ng babae. I can see that. May problema ba? Kung hindi lang siguro sobrang naiinis si Alice sa nangyari, mananahimik na lamang ito pero natagpuan nito ang sarili na inilahad ang sama ng loob sa isa sa mga vice president ng Hinares. I hate Carlo Buenafe. Kung hindi lang pinaghirapan ni Jasmine ang account na ito, hindi ako magtatrabaho kasama ang lalaking iyon. Ang kapal na mukha niyang sabihin na baguhin ko ang graphics dahil pangit daw. Hindi siya dapat makialam. Wala siyang authority dahil ang technical aspect ay nasa control ni Jasmine. Huminga ng malalim si Ali upang kalmahin ang sarili. I know, lahat na nagtatrabaho sa campaign mo, alam na si Jasmine ang talagang utak behind the work. But someone started a rumor at ayaw nang palalain pa ni Jasmine ang sitwasyon. What rumor? Hindi agad nakasagot si Ali, ngunit agad ding naisip na makakarating din ang chismis sa kausap. Nainagaw ni Jasmine ang accounts
dahil gumaganti ang kaibigan ko. Kumunot ang noon ni Albert. Gumaganti? It's nonsense. Binabaliktad ni Carlo ang pangyayari. Hinawakan ni Albert sa braso ang kaharap. Enlighten me, Miss De Vega. Napabuntong hininga si Ali. Before Bianca, Carlo and Jasmine were dating. Bago pa yun, pinaghandaan na ni Jasmine ang Hinaras accounts but somehow, natunugan ni Carlo. Nalaman na lang namin, nakuha na niya ito at ikakasal na siya kay Bianca Hinares. Nabigla man, nakuha niyang itago ang reaksyon kay Ali. Naging boyfriend niya si Buenafe. Napatango ang babae at mapait na ngumiti. Inagaw na niya ang accounts, ginawa pa niyang tanga ang kaibigan ko. God, I hate that man. Tumingin ito kay Albert. I'm sorry. Alam kong hindi professional ang asal ko but I have a favor to ask. Yes. Don't tell Jasmine na ako ang nagsabi. Sure. Thanks. Ngumiti ang babae bago nagpaalam. I'll go ahead, sir. Okay. Minasdan niya ang papalayong figura nito habang iba't ibang isipin ang tumatakbo sa kanyang utak. Walang idea si Ali kung gaano kalaking bomba ang pinasabog nito sa binanggit kanina. Habang naglalakad, pinilit analisahin ni Albert ang kanyang mga nalaman. Niminsan hindi sumagi sa isip niya na maaaring dating magkarelasyon si na Jasmine at Carlo. Matay man niyang isipin, hindi niya mapicture ang dalawa na magkasama. O baka naman iyon ang gusto mong paniwalaan, kutya ng isip niya. Ano nga ba ang alam niya tungkol kay Jasmine? Maliban sa maganda ito at magaling sa trabaho, hindi niya kilala ang babae. Sino nga ba ang makakapagsabi kung bakit nagkakagustuhan ang dalawang tao? Maaaring may kalidad si Carlo na naka-attract dito. May hatid na kirot sa dibdib ang isiping iyon. Naalala niya ang isa pang sinabi ni Ali na gumaganti si Jasmine kaya inagaw nito ang accounts. Napailing si Albert, no, hindi siya naniniwala na magagawa ni Jasmine iyon. Pero paano kung hindi ang Hinaras accounts ang paraan ng pagganti ng dalaga? Kaya ba nagpaangkin si Jasmine sa kanya para pagsilusin si Carlo? Kalokohan. Siya na mismo ang tumanggi sa kanyang naisip. Kung ganoon ang nais mangyari ni Jasmine, hindi siya nito kailangang iwasan. Kung hindi niya ito pupursahing makasama siya, walang maaayos sa kanilang dalawa. Napahinto sa paglalakad si Albert. Ni hindi niya alam na dinala na pala siya ng mga paa niya patungo sa opisina ni Jasmine. Buo ang loob na binuksan niya ang pinto at nang makitang wala ang assistant ng dalaga, tuloy-tuloy na siyang pumasok. Napaangat ang tingin ni Jasmine nang bumukas ang kanyang pintuan. Magkahalong pag-alala at saya ang nararamdaman niya nang makita kung sino ang kanyang bisita. Agad ring iyon napalitan ng kaba nang marinig niyang inilak ng lalaki ang seradora. We need to talk, determinado ang boses ni Albert. Hindi mo kailangan ikandado ang pintuan. Umiling lang ang binata. This way, hindi ka makakaiwas sa akin. Admit it, Jasmine. You're going out on your way to avoid me. Hindi ito sumagot-tanda ng pag-amin. Umupo siya sa visitor chairs at matagal na tinitigan ang babae. Bakit hindi mo binabanggit ang panghaharas sa'yo ni Buenafe? Hindi niya yun ginagawa. Tumaas lang ang kanyang kilay. Nagkakalat siya ng chismis tungkol sa iyo at sa trabaho mo. Nang kagati nito ang pangibabang labi, alam ni Albert na nabigla ang dalaga, na alam na niya ang nangyayari, ngunit umiling din ito kaagad. It's expected. Nawarningan ako ni Sir Bernie. Hindi siya big deal, Mr. Montoya. Tumalim ang kanyang tingin sa formal nitong tawag sa kanya, ngunit pinalampas niya ang narinig. Ayokong maaapektuhan ang campaign. We're still at the early stage, pero nakikialam na si Buenafe sa proseso at kinakausap ako ni Bianca. My guess is nagre-reklamo sa kanya ang lalaking iyon. Minasahin ni Jasmine ang noon na kanina pa kumikirot sa tensyong nadarama. Tama si Albert. Hindi pa man sila nagsisimula. Malaking sakit na ng ulo si Carlo at bilang kliyente, nasa kamay nito ang lahat ng desisyon pagdating sa project. I'm sorry, sir. I promise I'll do my best to keep everything on schedule. That's not good enough. Gulat na napatingin sa lalaki ang babae. What do you mean? I trust you, Jasmine. Naniniwala ako sa kakayahan mo. But the fact is,
Hindi mo kayang kontrolin si Carlo. You need my help. Muli ay napakagat na naman ito sa labi na isang malaking distraction kay Albert. Nafo-focus ang kanyang atensyon sa mapupula nitong labi na napakasarap hagkan. Nang mag-init ang kanyang batok, ipinilig niya ang ulo para kontrolin ang sarili. Nagsisi ka ba sa nangyari sa atin? Hindi alam ni Albert kung bakit iyon ang kanyang naitanong. Pigil ang hiningang hinintay niya ang sagot ng kaharap. Hindi kaya magsinungaling ni Jasmine at isang simpleng iling lang ang naisagot niya. Tumango lamang si Albert kahit na nag-uumapaw sa saya ang kanyang puso. We can work together. Hindi ko alam kung aware ka na hindi talaga ako nagtatrabaho sa Henares, na may sarili akong kumpanya. Tito Roberto asked me to head this project dahil wala siyang tiwala sa judgment niya kay Bianca pagdating kay Buena Fe. It seems na tama siya. Ano ang suggestion mo? Nothing much. Kapag kailangan kita, be available at anuman ang oras kay Buena Fe, you can come to me. Ganun kasimple. Oh, and call me Albert, okay? Nangingiting na patango si Jasmine, okay? Good. Kung libre ka, mag-dinner tayo tonight. Mag-o-overnight ako mamaya. Tomorrow, wika ni Albert. That's fine. Tumayo na siya para umalis. Kahit natutuwa siya na mas open na si Jasmine, ayaw niyang i-pressure ito. One step at a time. I'll see you then. Hindi siya nagsinungaling kay Albert nang tumanggi siya sa alok nitong dinner. Nagkataon lang na nagkasabay-sabay na ma-activate ang mga bago at luma niyang accounts at kailangan niyang i-review ang progress ng bawat isa. Matapos makapagtimpla ng kape, sinimula na niya ang pagre-repaso habang binabasa niya ang storyboard para sa commercial ng baby products. May narinig siyang katok sa pintuan. Sa ikalawang pagkakataon, nakita niya si Albert at may bitbit itong takeout bags. Hi! Hi! Nagtatakang napatingin siya sa dala nito. Pauwi ka na? No, tumawag ako kanina, sabi ni Rica. Hindi ka pa daw nagdi-dinner. Itinaas ng binata ang hawak. Hindi ko alam ang paborito mo, pero nagbabaka sakali ako. I hope okay lang sa'yo ang burger at fries. Dinalhan mo ako ng pagkain? Nagkibit-balikat lang ang binata. I wanted to have dinner with you. Since busy ka, I brought it to you. Hindi agad nakapagsalita si Jasmine. Aminado siya. Unexpected ang gestures na ito ni Albert. Pero nakakataba ng puso. Thanks. Dahil puno ang kanyang mesa, naglakad siya papunta sa maliit niyang setting area. Ibinaba ni Albert ang bags sa coffee table at sabay na silang umupo. Habang kumakain, nagkukwentuhan din sila tungkol sa kumpanya. Hindi naglaon, natagpuan niya ang sariling sinasagot ang mga personal nitong tanong. Nandoon pa rin ang awareness na nadarama niya sa tuwing malapit ito. Ngunit nakakapagtakang komportable na siyang kasama si Albert. I'm sorry about your dad. Nung pinanggit mo siya before, akala ko buhay pa siya. May hatid pa rin kirot ang mabanggit ang namayapang ama. It's been 10 years pero masakit pa rin. Mas mahirap para sa mami ko. They love each other so much. Pero bakit muli siya nagpakasal? She was too lonely without him. Mahirap para sa kanya ang mapag-isa. When she was always part of a couple, lalo na at masyado pa siyang bata. Ang totoo nagalit ako, pero naisip ko, hindi mag-o-object ang daddy ko sa nangyari. He would have wanted her to be happy, kahit wala na siya. Masaya ba ang mama mo? Muling tanong ni Albert. Napangiti si Jasmine, bagaman may halo iyong lungkot. Yes, pero kontento naman siya. Ang sabi ni mami, masyado siyang masaya noong nandito pa si daddy. She almost died from the pain of losing him. Hindi na niya kayang maging ganoong kasaya uli. Kapwa sila natahimik. Parehong iniisip kung ano ba talaga ang feelings ng ganoong klase ng pag-ibig na nakasalalay ang buhay mo sa kamay ng iba. Were you happy with Carlo? Direktang tanong ni Albert. Napatigil sa pag-inom si Jasmine at napatingin sa kaharap. Alam niyang walang dahilan para umiwas pa. No, hindi ako naging masaya o malungkot. Hindi magandang sabihin na it was nothing kasi it's an insult to both of us. Pero iyon ang totoo. Then, why were you with him?
Mapait ang tawa ni Jasmine. Magkasama kami sa trabaho and we could talk to each other. He was attentive and good looking. So I said, why not? Hindi ako nag-iisip ng a happy ever after. Akala ko lang kahit papaano, we respect each other. I was wrong. Hindi alam ni Albert kung bakit para siyang nabunutan ng tinik nang malamang hindi talaga minahal kailanman ni Jasmine ang lalaki. He's a fool. Ang hindi ko maintindihan, siya anang iwan. But why do I get the feelings na may pahaging siya lagi sa'yo? I thought binabaliktad ka pa niya. Napakagatlabi si Jasmine at muli na namang napunta sa dalaga ang kanyang tingin. Alam na niyang iyon ang karaniwan itong ginagawa kapag nag-iisip. Mahina ngunit narinig niya ang buntong hininga nito. Carlo knows about us. Ha? Huh? Tumikim muna si Jasmine bago nagpatuloy. Alam niyang pinamumulhan siya ng mukha. Nakita niya tayo sa terrace. Nagtataka si Albert kung bakit umiiwas ang dalaga sa tingin. Ngunit nang banggitin nito ang terrace, bago bumalik sa kanyang isip ang mapusok nilang tagpo, roon at nagiinit ang kanyang pakiramdam. Oh, agad nagsalubong ang kanyang kilay. Ibig mong sabihin, ibinabato niya sa iyo ang nakita niya? Hindi na importante iyon. Of course it is. Bigla ang sargo ng galit ni Albert. Binabastos ka ba niya? Automatikong napahawak sa kamay ng binata si Jasmine. Iyon lang ang naiisip niyang paraan para kumalma ito. No, Albert. Natigilan si Albert. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Jasmine sa kanyang pangalan. At may hatid iyong kakaibang ligaya. Dumako ang kanyang tingin sa kamay nitong nakadantay at parang natural lamang nahawakan siya nito. Hindi na nagsalita si Jasmine. Hindi rin inalis ang kamay ni Albert. Sa nakalipas na oras, nawala na ang lahat ng kanyang agam-agam at pangamba sa lalaking ito. Hindi ka nawala sa isip ko, wika ni Albert. Sabay sila nag-angat ng tingin. Hinanap kita. But now that I have found you, may narealize ako. Anong nangyari sa atin? No matter how wonderful and intense it was, hindi iyon magandang simula between the two of us. Tumango si Jasmine, tanda ng pagsang-ayon. I never expected to see you again. Mahirap para sa akin ang makita ka knowing. Hindi niya maituloy ang sasabihin. Alam ko, kaya nga kahit naiinis ako na iniiwasan mo ako, naiintindihan ko rin kung bakit. Sabi mo, wala kang regrets, ganun din ako. But I want something more, Jasmine. Hindi ko alam kung ano but, give me a chance to see if there's anything more. Napangiti si Jasmine. Do over and away, let's leave Simon and Lena behind. Magsimula tayo kina Jasmine and Albert. Si kung ano mangyayari. Matagal siyang tumitig sa mukha nito at nang masiguro niya ang sinseridad ni Albert, tumango si Jasmine. Friends, tumaas ang kilay ng binata. For now. I'm recommending Afra Viejo as the model. Inis niyang pinalingan si Carlo. Sinabi ko na sa'yo na hindi mukha lamang ang kailangan dito. Besides, hindi ka sa akin dapat nagre-rekomenda. Tell it to Mr. Montoya. Ginawa na iyon ni Carlo na agad tinanggihan ng lalaki ang idea. He didn't want to admit it, Jasmine. Din ikaw ang magsabi, malakas ka naman doon. Right? Nang uuyam nitong balik. Malapit na talagang maputol ang pasensya niya sa lalaking ito. Kahit nandiyan si Albert, para makurba ang pakikialam ni Carlo, nadidili pa rin sila ng ilang araw. And now, may bago na namang issue. Abra Viejo is not the right model for the product. Una, hindi siya kilala at pangalawa, negative ang image niya. Hindi ko maintindihan kung bakit ipinipilit mo siya. I know her. Mas mapapagaan ang trabaho kung kilala mo ang model. Matagal siyang tumingin kay Carlo at isang hinalaan na buo sa kanyang isip. And how did you know her? Nakumpirma ni Jasmine ang katotohanan na mag-iwas ito ng tingin. God, Carlo, you're sleeping with her? Ano naman ang pakialam mo doon? I don't give a damn. Ang concern ko ay ang project. Napaka-unprofessional mo. Napaghahaluin mo ang trabaho at ang personal mong buhay. Nakangising lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi. Jealous? Bakit? Hindi ka ba napapasaya ni Montoya?
Napipikong tinabig niya ang kamay nito at inihanda ang sarili nang tumalim ang tingin ni Carlo. Sabay pa silang nagitla nang bumukas ang pintuan. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Albert sa dalawa. Ano ang nangyayari dito? Hindi sumagot si Jasmine. Hinayaan niyang si Carlo ang magpaliwanag. Nothing sir, may pinag-uusapan lang kami. Anito. Sumulyap si Albert kay Jasmine, ngunit wala siyang mabasa sa ekspresyon nito. Nagdududa man, ayaw rin niyang maipit pa ang dalaga. Kung yung suggestion mo na naman ang ipinipilit mo, Mr. Buenafe, forget it. May napili na ako. Nangangalaiti si Carlo pero alam niyang wala siyang laban sa lalaki. Good, maiwan ko na kayo. Sinusundan ng tingin ni Albert ang pag-alis nito at nang magsara ang pintuan, humarap siya kay Jasmine. May problema ba? Umiling lang si Jasmine. Kahit nang maging malapit sila sa isa't isa nitong nakalipas na buwan, hindi siya komportableng sabihin kay Albert ang mga personal na banat ni Carlo sa kanya, lalo pa at walang kinalaman ang mga iyon sa trabaho. Alam ni Albert na hindi sinasabi sa kanya ni Jasmine ang lahat, ngunit wala siyang magagawa. Nais niyang pagkatiwalaan siya nito ng lubos at hindi iyon mangyayari kung dadaanin niya ito sa pilit. Maganda ang kanilang working relationship at gusto man niyang madaliin ang personal na bahagi ng kanilang relasyon, nakasalalay ang parating iyon kay Jasmine. So, decided ka na kay Trina Valle? Batid niya ang paglilihis nito ng usapan at sa ngayon, sasakay na lang siya. Yeah, malaki ang posibilidad na sasali siya sa pageant at sigurado ang panalo niya sa pagkakataon. Advance publicity rin iyon para sa product. I agree. Kailan ang signing ninyo? Next week. I want you to be there para na rin ma-explain sa kanya ang concept. Alright. Bakit ka nga pala nandito? Nagbabakas sakali lang. Weekend bukas. Yayain sana kitang lumabas. I'm going to Batangas tomorrow. Kumunot ang noon niya. Trabaho? No, bibisita ako sa kaibigan ko. May dog breeding business ang parents niya, so titingin na rin ako ng aso. Lumarawan ang interes sa mukha ni Albert. Dog breeding? Nagbebenta sila? Anong breed ng aso? Natawa si Jasmine sa sunod-sunod na tanong ng kausap. Yes, nagbibenta sila, pero hindi ko alam kung anong klase. Hindi ako pamilyar sa mga breed ng aso. Mukhang interesado ka. Yeah, ang younger sister ko naghahanap ng partner para sa Boston Terrier niya at naghahanap din ang father ko ng Great Dane or Bull Mastiff. Mahilig yun sa malalaking aso. Mabilis ang naging desisyon ni Jasmine. If you free, then sumama ka na lang sa akin. Talaga, hindi maitago ni Albert ang katuwaan. Yep, kung plano mong bumili ng aso, kakailanganin natin ang mas malaking kotse. May kakilala ka na may pick-up or something? I can find one. Anong oras kita susunduin? Early, mga 6 or 7 a.m. Okay lang sa'yo? Ngumiti lang siya. Okay lang. Sumasakit na ang tagiliran ni Jasmine sa pagpipigil sa pagtawa habang nakahilig ang ulo ni Albert sa headrest ng kotse. Isang matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya bago napalugmok ang ulo sa manibela. God, anong nagawa ko? Hindi na siya nakapagpigil sa katuwaan nang sumilip siya sa likod ng van at sabay-sabay pang kumakahol ang mga aso. Lalo lang lumakas ang kanyang halakhak. Oh my God, baka mapagkamalan tayong dog catcher, Albert. Bakit hindi mo ako pinigilan? Paano? Kausap ko lang sa loob si Mia. Paglabas ko isinakay na ang mga aso. Sabi mo dalawa lang ang kailangan mo. Bakit bumili ka ng lima? Napabunghalit muli siya ng tawa. Napipikong nagbilang sa daliri si Albert. May lalaki silang Boston. Siyempre para yun sa sister ko. Sabi ni Mr. Serrano, magkakapatid daw yung tatlong Great Dane. Paano ko sila paghihiwalayin? Then sabi ni Sam, bagay daw kay John yung anak ng Labrador niya. Napatigil siya at naningkit ang mga mata. Did freak me. Sigurado si Jasmine na ganoon nga ang nangyari. Pero huli na ang lahat. No, they didn't. Magaling lang sila mag-convince. Tinapik niya ang balikat ng lalaki bilang suporta. Mabuti pa maghanap tayo ng makakainan. May treat. Dahil pareho nilang gusto ang seafood, nagdesisyon sila sa dampa na lamang mag-dinner. Pinakain muna nila ang mga aso bago sila naghanap ng restaurant. Habang kumakain sila, binuksan niya ang topic na kanina pa niya pinagtatakhan. I'm curious.
bakit dalawa ang tatay ni Mia? Saglit siya nag-isip, hindi naman na sikreto. David is biological father. Si Nelson naman ang kinalakhan niyang ama. Nagtataka lang ako kasi they seem get along well together. Hindi naman mahirap when they all have one thing in common. Mahal nila si Mia and now they're all going to be grandparents. Naaawa nga ako kay Sam kasi baka hindi man lang niya mahawakan ang anak niya. Nangingiting pagtatapos ni Jasmine. He loves his wife very much. Yes, he does. Yung sinabi mo tungkol sa parents mo, siguro nakikita mo yun sa kanilang dalawa. Napahinto si Jasmine sa pagbabalat ng hipon. Madalas paggabi na, nagpapatugtog ang daddy ko ng oldest. Minsan lumalabas ako ng kwarto at uupo ako sa hagdan. Pinapanood ko lang sila habang isinasayaw niya si mami. Nakakatulugan ko yun. Inilagay niya sa plato ni Albert ang nabalatang hipon. Magandang memory para sa akin yun, but I think para sa mami ko, it's a painful one. Nangingiting pinagmamasda ni Albert ang pinggan kahit ang mama niya, hindi siya ipinagbabalat ng ganito. Siguro nga, tell me, gusto mo pang makatagpo ng ganoong klaseng marriage, knowing how your mom suffered after? Yes, walang gatol na sagot ng dalaga. Walang point na mabuhay ka na laging safe ang gusto mo. Maaaring hindi ka masaktan but then, hindi ka rin sasaya ng husto. Nung tinanong ko si mami kung pinagsisisihan ba niyang nagmahal siya ng labis, sabi niya lang, everything's worth having my dad with her, kahit sandali lang iyon. Yun ba ang reasoning mo sa nangyari sa atin? Kahit napag-usapan na nilang huwag ungkatin ang nakaraan, gusto pa rin malaman ni Albert ang sagot ng dalaga. Kahit nabigla, itinuloy pa rin ni Jasmine ang ginagawa. It wasn't my plan. Ni hindi nga pumasok sa isip ko iyon. Umiiling siya. Hindi ko alam. I tried to reason why. Pero wala talaga. Naisip ko lang noong mga oras na iyon. Baka hindi ko na yun maramdaman pa muli. So why not take a chance? Diretso ang kanyang tingin kay Albert. I have no regrets. No one a little bit. Well, nag-alala ko afterwards. Pero nawala rin iyon. Napakunot ang noon ng binata. Afterwards, sandalin siyang nag-isip. Oh Jasmine, I'm sorry. Hindi man lang pumasok sa isip ko yun. I'm not usually so careless. Ibiniti na lang ng lalaki ang pangungusap at hinawakan si Jasmine sa braso. Are you okay? Ngumiti siya. Well, you're not going to be a father. Hindi maintindihan ni Albert kung bakit hindi iyon nakagaan sa kanyang loob. Nang lumarawan sa isip niya ang imahe na dinadala ni Jasmine ang kanilang magiging anak. Hindi siya natakot man lang o nadismaya. Kung sakali, sasabihin mo ba sa akin? How? Ni hindi ko nga alam ang tunay mong pangalan. Besides, hindi na naman na mangyayari yun, so walang puntong pag-usapan pa. Tanggap ni Albert na tama ang sinasabi nito, pero hindi maalis ang nararamdaman niyang pagkabalisa. I would have done the right thing. I know, I thought about it. At kung nangyari yun, itutuloy ko. Hindi naman big deal sa ngayon ang pagiging single mother. Wika ni Jasmine. Sa sinabing iyon ni Jasmine, natunto ni Albert ang dahilan kung bakit siya nababahala. Dahil hindi siya nito kailangan. Hindi kayang tanggapin ng kanyang isip ang katotohanan iyon. Napansin man ni Jasmine ang pananahimik ni Albert, hindi siya nagkomento. Matapos ang dinner, tahimik siya nitong inihatid sa bahay. 30 minutos lang ang nagdaan, pumapasok na ang van sa gate. Kumaway siya kay Mang Diego, ang night guard ng village. Maya-maya pa ay nasa tapat na sila ng townhouse niya. Babalikan mo pa yung aso mo, diba? Ito ang unang nasabi ni Albert sa loob ng isang oras. Hindi na, sabi ni Sam, siya na magdadala sa akin after 3 months. Pag anapili niya pero 2 buwan pa lang ang aso. Ang suggestion ni Mia, kunin niya after matri ng husto ng papa nito. Ganun ba? Pareho silang wari ay hindi makapagpaalam sa isa't isa. Kinuha ni Jasmine ang bag at humarap dito. Salamat sa pagsama mo sa akin. Mauna na ako. Nambubuksan na niya ang pinto. Hinawakan siya nito sa kamay. Wait, kanina pa iniisip ni Albert ang gusto niyang sabihin sa babae. Gusto kita, Jasmine. I want to be with you.
dinala niya ang kamay nito sa kanyang labi. Pumayag ako when you said na maging friends tayo, I thought. Bakit hindi? That way, magkakakilala lang tayo ng husto. Ang isang kamay ni Albert ay sumapo sa pisngi ng dalaga. But I want more. Kapag gusto kitang makita o makausap, ayoko nang gagamiting excuse ang trabaho. Kapag may iniisip ka, gusto ko i-share mo sa akin yun. I'll do the same. Kung may good news ka, I want to celebrate with you. At kapag malungkot ka, gusto kong hanapin mo ang balikat ko. Albert, banggit niya sa pangalan nito. Tinagpan niya ng hinlalaki ang mga labi ni Albert. I'm not asking for a lifetime commitment. Wala pa ako doon. Mag-date tayo, exclusively. There's something between us, Jasmine. I think we owe to each other to find it out kung ano iyon. Matagal siyang tumitig sa mukha ng lalaki at nang makita ni Jasmine ang sinseridad sa mga sinabi nito. Tumango lamang siya. Isang pamilyar na lugar ang bisig nito nang yakapin siya ni Albert. This is my second chance, naisip niya habang inihilig ang mukha sa dibdib nito. Ano man ang mangyari, hindi niya iyon pagsisisihan. Hindi man nila itinatago ang kanilang relasyon, hindi rin nila iyon hayagang ipinapakita. Ang totoo, pareho silang walang panahon para intindihin ang mga espekulasyon ng mga tao. Mabilis ang naging progreso ng trabaho, lalo pa at dumidistansya si Carlo. Naging permanentang fixtures kasi sa adverb si Albert, at kulang na lang ay magkaroon ito ng sariling opisina. Gustong isipin ni Jasmine na parte siya sa rason nito, pero nang pumirma na sa kontrata ang napili nilang modelo, mabilis umarangkada ang production. Dahil full service ad company ang adverb, kinuha na rin ni Albert ang serbisyo ng marketing department. Kahit pareho silang busy, nakakahanap pa rin sila ng panahon para sa isa't isa. Hindi man mahilig magluto si Jasmine, certified food lover siya at mahilig silang dalawa na mag-discover ng mga restaurant o turo-turo kung saan masarap ang pagkain. Kapag maaga silang natatapos sa trabaho, nanonood sila ng sine o di kaya ay pumupunta sila sa paborito nilang comedy bar. Sa nakalipas na 6 na linggong constant dating nila, wala nang mahihiling pa si Jasmine. Maasikasong boyfriend si Albert, maalalahanin at kahit seryoso ito sa opisina, masayahin naman kapag silang dalawa lamang. Higit sa lahat, nirerespeto nito ang kanyang trabaho at abilidad. Kung may maipipinta siya kay Albert, ito ang pagiging seloso nito. Hindi naman grabe na pag-aawayan pa nila at hindi naman sumusobra na isa na iyong problema. Alam niya na naiinis ito sa closeness nila ni Matt na lalo pang ginagatungan ng huli. Nang makasama nila sa dinner ang best friend ni Albert na si Mark, hindi nawala ang kunot sa noon ni Albert dahil sa lantarang pakikipag-flirt ng kaibigan nito sa kanya. Alam niyang gaya ni Matt, sinusubukan lang ng binata si Albert, kaya mas dumikit pa siya sa kasintahan. Hindi naman naglaon ay tumigil na rin si Mark. Ang labis niyang pinagtatakhan ay ang sobrang iwas ni Albert na mapag-isa sila. Kahit araw-araw siya nitong inihahatid, hindi pa ito nakakapasok sa kanyang bahay at lagi na labang tumatanggi kapag iniimbita niya. Maging ang mga hawak nito at haplos sa kanya, bagaman malambing ay maingat din. Sa loob ng mahigit isang buwan, ang tanging halik na iginagawad nito sa kanya ay sa pisngi lamang. Hindi niya pinagdududahan na malakas pa rin ang atraksyon nila sa isa't isa. Nararamdaman niya sa bawat kilos at tingin sa kanya ni Albert ang pagnanasa nito. Kaya nga hindi malinaw sa kanya kung bakit ganoon na lamang ang pag-iwas nito. Humugot ng malalim na hininga si Albert bago muling pinaandar ang kotse. Ngumiti pa siya kay Jasmine at hinintay na makapasok ito sa gate bago siya nag-drive pa uwi. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya mapipigilan ang sarili. Pakiramdam niya ay malapit nang maubos ang taglay niyang self-control pagdating sa kanyang nobya. At kahit hindi ito nagsasalita, alam niyang labis din ang pagtataka ni Jasmine kung bakit parang malapit na kaibigan lamang ang turing niya rito. If she only know, napahimas siya sa dibdib nang mabilis na tumibok na maalala ang babae. Kanina habang nanonood sila ng sine, nagkasya na lamang siyang umakbay rito. Parang tukso pa na ang parehang nasa harapan nila
ay grabe ang lampungan at hindi maiwasan na dito na focus ang kanyang atensyon. Nakahinga lamang siya na maluwag nang matapos na ang pelikula. What I am doing? Sa pagnanais niya magsimula sila sa normal na pamamaraan, malapit na siyang masiraan ng bait. Napakahirap bumalik sa first base kung nasa home run ka na. Ang nangyari sa kanila ni Jasmine ay klarong-klaro pa sa kanyang isipan at kaya niyang ibigay ang lahat. Maranasan niya lang muli iyon. Pero gaya nga na nasabi na niya rito, he wanted more at kung ano man ang more na iyon, hindi niya sigurado. Kahit nagde-date na sila at may malinaw silang pagkakaunawaan na wala nang iba para sa kanila, hindi niya maaalis ang pangamba na may kulang pa rin. So, seryoso na ba kayo ni Albert Montoya? Napatingin si Jasmine sa kaibigan bago muling ibinaling ang atensyon sa shooting. We're dating. Naparulyo ang mga mata ni Ali. Alam na ng lahat yan, pero hindi yun ang tanong ko. Sa di kalayuan ay natatanaw niya ang lalaking pinag-uusapan habang kausap nito ang direktor. Ngumiti lang ito nang makita siya. Hindi ko alam kung ano kami. Maging siya ay naguguluhan na rin. Sa lahat ng level, magkasundo silang dalawa ngunit sa pisikal. Pakiramdam niya ay lalo pa sila nagkakalayo. Bawat gabi na inihahatid siya nito ay iniuwanan ng isang halik sa pisngi ay lalo lamang nakaka-prostrate sa kanya. Narinig ni Ali ang pagkalito sa boses ng kaibigan at kahit gusto pa nitong magtanong, pinigilan nito ang sarili. Bagkos iniba na lamang nito ang usapan. Sabi ni Matt, magdi-dinner daw tayo mamaya. Yeah, pilya ang iting ipinukol niya kay Ali. Gusto mong sumama? Umirap lang ito. Hindi naman ako imbitado. Hindi ka ba curious kung ano ang pag-uusapan namin? Nope. Talaga? Balita ko may balak ligawan si Matt. Palagay mo, hihingi sa akin yun ang advice? Hinanap ng mga mata ni Ali ang lalaki at hindi nito napigil ang hapding nararamdaman. Mababa ang boses na sumagot ito. Desisyon na niya iyon. Humarap itong muli kay Jasmine. Kilala mo ba yung babae? Hinagod ni Jasmine ang likod ng kaibigan. Yeah. Humugot ng malalim na hininga si Ali para maibsan ang paninikip ng dibdib. Kahit gaano pa pala ako katagal maghintay kay Matt, sa wala rin mapupunta, Ali told to herself. Pinilit nitong umiti. Alam ba ni Albert na may date ka sa ibang lalaki? Kumunot ang noon ni Jasmine. Hindi ko pa nasasabi. I'm having a dinner with a friend. Walang problema doon. Of course, there's a problem sa loob-loob ni Ali. Hindi man ito kilala ng husto si Albert, halata ang pagiging possessive nito kay Jasmine at hindi nito ikakatuwang malaman na lalabas ang nobya kasama ng iba. Sa bawat oras na lumilipas na naghihintay si Albert, lalong tumitindi ang galit na kanyang nararamdaman. Hindi niya napansin ang pag-alis ni Jasmine. Ni walang makapagsabi kung nasaan ito at naka-off pa ang cellphone nito. Nag-aalala na siya nang sumagot ito sa wakas. Ngunit nang malaman niya kung sino ang kasama ng girlfriend, napalitan ng sobrang pagsiselos ang kanyang pag-aalala. Natagpuan na lamang niya ang sariling nagdadrive patungo sa bahay nito. Mas makakabuti sana kung umiwas na lamang siya pero naunahan na siya ng inis. At ngayon nga, heto siya at walang mapagbalingan ng kanyang nararamdaman at panibugho. Hindi siya nagdududa sa nobya. Mahirap mang ipaliwanag pero buo ang tiwala niya rito. Hindi rin niya maintindihan kung saan nanggaling ang kanyang insecurity. May mga babae na rin siyang seryoso niyang nakarelasyon pero niminsan hindi siya natakot na baka mawala ang mga ito sa kanya. Ngunit ngayon, may parte ng kanyang puso ang lagi na lamang nag-iisip na kung hindi niya ito hahawakan, makakalayo sa kanya si Jasmine. Napadiretso siya ng upo nang makita ang papalapit na sasakyan. Nang huminto ito sa tapat ng bahay, hindi siya agad bumaba ng kotse at hinintay na umibis ang sakay nito. Nang makita niyang mag-isa lamang si Jasmine, mabilis siyang bumaba at nakalapit dito. Hindi ka malang ba niya inihatid? Napahawak si Jasmine sa dibdib sa matinding pagkabigla. God, Albert, tinakot mo ako. Naguguluhang napatitig ito sa kanya. Gabi na ah. Anong ginagawa mo dito? Waiting for you.
Sumulyap siya sa loob ng sasakyan. Huwag mong sabihin, ikaw pa naghatid sa lalaking iyon. Si Matt, hindi siya nagda-drive. Nagkapobya siya ng mamatay sa car accident ang mga magulang niya. Tumalikod ito sandali at naglakad papunta sa front door at binuksan iyon bago pinapasok ang nobyo. Ni hindi malang napansin ni Albert ang loob ng bahay. Basta't sumunod na lamang siya papuntang sala. I'm sorry about that, pero hindi yun ang punto dito. Bakit hindi mo malang sinabi sa akin na lalabas ka? I was there, Jasmine. Napakahirap bang sabihan mo man lang ako? Sa tono ng boses ng nobyo, alam ni Jasmine na may lamang ang pagdaramdam nito kaysa sa galit. Sa unang pagkakataon, kusa siyang yumakap dito. I'm sorry. May importante na nasasabihin si Matt at hindi ko naisip na magpaalam sa iyo. Pumilig siya sa balikat ng lalaki. I wasn't doing anything wrong, Albert. Mahigpit ang katugong yakap nito. Alam ko. Humalik si Albert sa buhok ng nobya. May tiwala ako sa iyo. It's just that I get so jealous. Basta may lalapit sa iyo, hindi ko maintindihan kung bakit. Mabilis siya nagdesisyon. Sekreto pa ito. Hindi pa kasi nasasabi ni Matt kay Ali ang totoo. He's been in love with her for ages at ngayon lang siya gagawa ng hakbang. Tumutulong lang ako. Wika ni Jasmine. Bigla ang dating ng gala kay Albert na agad ding nauwi sa kunot noo. Kung ganoon, bakit nananadya siya lagi and don't tell me na imenasyon ko lang yon? Sigurado akong iniinis niya ako. Nangingiting hinaplos na Jasmine ang pisngi ni Albert. Alam kasi niyang siloso ka. He's just messing with you. Hinawakan ni Albert ang kamay ng nobya at mabining humalik sa palad nito. Siya naman ang pagtitirpan ko, now that I know kung nakakanino talaga ang interest niya. Agad ang dalo ng kuryente sa katawan ni Jasmine at hindi siya makasagot. Nang magtama ang kanilang paningin, naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Albert sa kanyang baywang at parang natural na lamang nasalubungin niya ang halik nito. Lumipad ang anumang intensyon ni Albert na maghinay-hinay nang muling matikman ang labi ng kasuyo. Kahit matagal ng panahon na mula nang huli niya itong mahagkan, pamilyar ito sa kanya. Nawari bang isa itong lugar kung saan lagi siyang sinasalubong? Finally, iyon ang nag-iisang katagang paulit-ulit na ibinubulong ng kanilang puso. Gaya ng unang pagkakataon, hindi isip ang nagtulak sa kanila kung hindi ang damdamin. Sa matinding kasabikan, naging mapusok ang kanilang mga labi at naging malaya ang kanilang mga kamay. Natagpuan na lamang nila ang sarili na magkahugpong na nakahiga sa sofa. Narinig ni Albert ang impit na iyak ni Jasmine nang sumapo ang kanyang kamay sa dibdib nito at agad siyang nahimasmasan. Tumigil siya sa paghalik at unti-unting inilalayo ang katawan, ngunit lalo lamang humihigpit ang yakap sa kanya ng babae. Don't stop. Naririnig ni Jasmine ang pakiusap sa kanyang boses, pero wala siyang pakialam. Please, don't stop. Sa panginginig na boses at katawan ng nobya, alam niya kung ano ang kailangan nito. Muli niya itong hinalikan at gumapang ang kanyang kamay patungo sa sentro ng pagkababae nito. Nang maramdaman ni Jasmine ang ginagawa ni Albert, pinigilan niya ito. No, no. Iniangat niya ang mukha at umiling siya. Not that way. Sweetheart. Nangiti siya sa tawag nito sa kanya. Bakit masyado kang maingat sa akin? I'd miss you, Albert. Kapag hinahalikan mo ako sa pisngi, gusto kong ipukpok ang ulo ko sa pader. Natawa ito sa sinabi niya. Gusto ko ring iuntog ang sarili ko. Muli itong nagseryoso. Wala akong control pagdating sa'yo and I wanted to take things slow this time. But I'd miss you too. Then be with me. I want you so much. I want you too. Tumigil si Albert sa mukha ng nobya at hindi niya maintindihan kung bakit. Parang may kulang. Tumayo si Jasmine at inabot ang kamay ng katipan. Mula siyang yumakap dito at bumulong. Make love to me. Masuyo ang halik ni Albert. Punong-puno ng kasapikan. Iginiya siya ni Jasmine patungo sa silid nito. Waring walang lumipas na panahon mula nang huli silang magniig. Pamilyar ang bawat haplos, ang bawat dampi ng labi na mas lalo pang pinaigting ng mahaba nilang paghihintay. Nang marating nila ang sukdulan, di matatawaran ang hatid nitong Gloria.
Mahigpit ang yakap ni Albert sa natutulog na nobya. Sa kadiliman ng gabi, sa kaniya laman natuklasan kung ano ang kulang, gaano man katindi ang naganap sa kanila. May nawawala. We were making love, naisip niya. Pero walang namutawi isa mang kataga patungkol sa pag-ibig sa pagitan nila. Humigpit ang kanyang yakap dito. Well, walang sinabi si Jasmine pero malinaw sa kanya ang kanyang nararamdaman. He is in love with her at wala siyang intensyon na pakawalan pa ito. Pumasok na sa bagong level ang kanilang relasyon. Madalas kaysa sa hindi na nasa bahay niya si Albert at hindi niya ito binapawalan. Ang totoo, mas gusto niyang kasama palagi ang lalaki. Hindi lamang dahil physical compatible sila, nag-i-enjoy talaga siya sa company nito. Kung paminsan-minsan nahuhuli niya itong matamang nakatitig sa kanya at wari naghihintay, hindi na niya masyadong napag-uukulan ng pansin ang bagay na iyon. Dahil malapit na ang launch, ang ad campaign. Kahit hindi iyon ang una o huli niyang project, naging special kay Jasmine ang accounts sapagkat naging daan iyon para makilala niya ang lalaking kanyang mamahalin habang buhay. Yes, mahal niya si Albert. Hindi ito revelasyon na biglang dumating sa kanya. Kung hindi isang katotohanan ang nagtatago lamang. Marahil kung hindi niya masyadong pinoprotektahan ang sarili, mas mapapadali sa kanya ang pag-amin sa unang gabi pa lamang. Alam na niyang si Albert ang babago sa kanyang buhay, ngunit natakot siya at nag-aksaya ng oras dahil sa sobrang pangamba. Not anymore. Anuman ang nararamdaman ni Albert para sa kanya, hindi na iyon importante. Kung panandalian lamang ang lalaki sa kanyang buhay, tatanggapin niya. Tama ang kanyang ina. Minsan lang ang true love at kapag natagpuan mo ito, hold on to it and have no regrets. May hatid na kirot ang alalahaning mawawala rin sa kanya si Albert na hindi nito kayang tugunan ang nararamdaman niya. At kahit nangangarap si Jasmine ng habang buhay, tatanggihan niya ang nobyo kung siya lang ang nagmamahal. Malapit nang matapos ang trabaho mo sa Henares, ano ang plano mo? Tanong ni Mark. Nagtaas ang kilay at napatingin si Albert sa kaibigan. What do you mean? Wala ka ng excuse para mag-opisina sa adverb. Hindi mo na mababantayan si Jasmine. Nang tumalim ang tingin ni Albert, nagkibit-balikat lang si Mark. Come on man, napaka-posisive mo pagdating sa kanya. I trust her. Kahit confident siya roon, isinaboses ni Mark ang kanyang kinatatakutan. Alam niya na kahit matapos ang trabaho, magkikita pa rin sila ng nobya. Pero kulang na iyon sa kanya. Mapapanatag lang ang loob niya kung lagi na niya itong kasama. I'm going to marry her. Napatango lang si Mark. Alam na nitong doon na patungo ang balak ng kaibigan. Well and good. Ang tanong, papayag ba si Jasmine? Hindi ko alam. Matay mang itago ni Albert, alam niyan dinig sa boses niya ang pangamba. Sinabi mo na ba sa kanya ang nararamdaman mo? Tanong ni Mark. Umiling lang si Albert. Paano kung okay na sa kanya na ganito lang kami? Isa pa, wala rin siyang sinasabing regarding sa feelings niya. And Jasmine is always honest about what she feels. Paano kung hindi niya ako mahal? Itinaas ni Mark ang bote ng beer at sinaluduhan ang naguguluhang kaibigan. Simple lang yan. Tell her to love her and then ask her if she feels the same way. Kapag pinatagal mo pa ang sitwasyong ito, mas mahihirapan ka. I promise. Nagring ang cellphone niya at lihim na nagpasalamat si Albert na hindi niya kailangan sumagot sa sinabi ni Mark. Alam niyang sensible ang solusyon nito. Nahihirapan siyang sundin ang payo ng kaibigan. Lumapit si Ali kay Jasmine na makita nitong tapos na si Jasmine sa final check. Sa isang sikat na hotel sa Makati gaganapin ngayon ang lunch ad at present ang lahat ng executive ng Henares at Adverb. Okay na ang lahat? Yep. Walang aberya. Napangiti si Jasmine na mapansing nakabistida si Ali. Wow! Bibihira kitang makita naka-formal ah. Nasaan si Matt?
May halong panunudyo ang kanyang tanong. Pinamulahan ng mukha si Ali na sa backstage. Balita ko okay na kayo. Umirap ang kaibigan. Pinagtulungan niyo akong dalawa. May liligawan. Hindi mo man lang ako winarningan. Natawa si Jasmine. Pero hindi mo man lang siya pinahirapan. What's the point? Pag ang isang bagay na matagal mo nang inasam ay nasa harapan mo na, walang sense na pakawalan mo pa. Tago sa dibdib ang sinabi nito at hindi maiwasang hanapin ang tingin ni Jasmine si Albert na kasalukuyang iniestima ang mga board member ng kumpanya. Napansin ni Ali ang ginawa ni Jasmine. You love him. It should make you happy, friend. Bakit malungkot ka? Umiling lang siya at iniba ang usapan. May kailangan ka pa ba? Nirerespeto ni Ali ang pananahimik niya. Yeah, her friend replied. Hindi mo ba napapansin na kanina pa masama ang tingin sa'yo ni Bianca Hinares? Napatingin si Jasmine pero hindi niya alam na obvious pala sa ibang tao ang ipinapakitang galit sa kanya ng babae. Alam ko, hindi kami close, pero kahit papaano civil kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang problema. Be careful, Jasmine. Masama ang basa ko sa ikinikilos niya. This is the end. After tonight, tapos na ang contractual obligation natin sa Hinares. Tama si Jasmine, pero hindi maalis kay Ali ang pangamba na may masamang mangyayari. Bitch, mahina man ang pagkakasabi, may matinding galit ang tinig na nagsalita. Nagit lamang si Jasmine, kalmado pa rin siyang humarap sa may-ari ng poses. Is something wrong, Miss Hinares? Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Maganda ka talaga, no wonder. Marami kang napapaikot na lalaki. Nakakainsulto ang ngiti nito. After all, sex is guaranteed way to get ahead. Humugot siya ng malalim na hininga. Bakit hindi mo subukang maging direkta? Fine, ginamit mo si Carlo at nang makuha mo ang gusto mo, ibinasura mo siya. And then you seduce Albert. Okay lang lahat ng iyon. Ang hindi ko mapapalampas ay ang paglalandi mo na naman sa mapapangasawa ko. Do you really think na hindi ko malalaman na lihim kayo nagkikita? Para siya mabibingi sa mga maling akusasyon nito. Natapos ang lahat sa amin ni Carlo the moment in-announce ninyo ang inyong engagement. Kung may duda ka sa kanya, huwag ka sa akin tumingin. Don't lie to me. Umamin siya sa akin na tuloy pa rin ang relasyon ninyo. Ire-report ko ito sa mga superior mo. Immoral ka. Ikinuyom niya ang palad sa pagtitimpi. Then go ahead. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Nang umangat ang kamay ng babae, agad itong hinawakan ni Jasmine. Try it. Ikaw ang kakasuhan ko. May problema ba? Hindi nila kapwa napansin ang pagdating ni Albert at hindi rin natinag ang tingin nila sa isa't isa. Dahan-dahang binitawan ni Jasmine ang kamay ni Bianca. Everything's fine, she told him. Nakikiusap ang tingin ni Bianca sa lalaki. She's lying. Inaagaw niya sa akin ang fiancé ko, Albert. Tumaas lamang ang kilay ng binata. Really? Nagkikita pa rin sila ni Carlo. Inamin niya sa akin. I don't think so. Kung may ibang babae sa Buena Fe, look elsewhere. Because I can assure you, hindi si Jasmine. She's mine at hindi ako nagsishare ng pag-aari ko. Nagpagting antay nga ni Jasmine sa aruganteng pananalita ni Albert. Akma siyang tatalikod para umalis pero hinawakan siya ni Bianca sa braso. Don't be a fool. Iiwan ka rin niya in the end. Hindi yun mangyayari. In fact, she and I are getting married soon. Natigilan si Jasmine sa nakikita niyang shock sa mukha ni Bianca. Alam niyang hindi siya nagkamali ng dinig. Naguguluhang napatingin siya sa nobyo, ngunit inakbayan lamang siya nito at hinapit papalapit. Congratulate us, Bianca. Siguro naman titigilan na ninyo ang mapapangasawa ko. I swear, kapag may narinig pa akong kasiraan tungkol sa kanya, there will be hell to pay. Igigiyan na ni Albert ang nobya papalayo nang waring may naalala. Oh, ask Buena Fe kung sino si Abra Viejo and tell him to stop using my woman. Hindi niya nagugustuhan ang pananahimik ni Jasmine. Alam ni Albert na nabigla ito sa kanyang sinabi, ngunit higit pa roon. Nararamdam niyang galit din ito. Hindi sa ganitong paraan niya nais sabihin ang kanyang intensyon, pero kusa na lamang itong lumabas sa kanyang bibig kanina.
Naiintindihan niya ang pagkabigla ni Jasmine, ngunit may namumuong hinanakit sa kanyang dibdib kapag naaalala niya ang naging reaksyon nito. Nagtagis ang kanyang bagang habang pinagmamasdan sa malayo ang katipan. No, hindi niya ina-expect na magtatalon ito sa saya, pero hindi rin niya natatanggap na tila itinuring nitong isang malaking insulto ang pagpapakasal sa kanya. Kahit nakangiti, nagpupuyos ang damdamin ni Jasmine, ngunit higit pa roon, mas lamang ang nararamdaman niyang hinagpis. I should be happy, naisip niya. After all, nais niyang pakasalan ng lalaking kanyang minamahal. Pero imbes na mapuno ng galak ang kanyang puso, hungkag ang kanyang pakiramdam. Sumagis sa kanyang isip ang aruganteng deklarasyon nito. She is mine, at hindi ako nagsishare ng pag-aari ko. Mapait siyang napangiti sa sarili. Alam niyang possessive ang katipan, ngunit tanggap niya iyon. Kung may kahit kaunti man lang na pahiwatig ng pagmamahal, bilang dahilan ng pagnanais nitong pakasalan siya, susunggapan niya ng dalawang kamay ang proposal ni Albert. Napailing si Jasmine. Kahit gaano pa niya kamahal ang lalaki, hinding-hindi niya kakayanin ang magpatuloy sa isang relasyon na siya lamang ang nagmamahal. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan nila. Walang sino man sa kanila ang nagnanais na unang magsalita, kaya't punong-puno ng tensyon ang loob ng sasakyan. Walang imikan silang bumaba sa kotse at pumasok sa bahay ni Jasmine. Agad binuhat ni Albert ang tuta na maingay na sumalubong sa kanila. 2 weeks pa lamang mula nang ito ay i-deliver ni Sam, at may kumurot sa kanyang puso nang maalala niya kung gaano sila nag-i-enjoy sa pagpili ng pangalan nito. Hey Bot, how's my little man? Bot short for Kulubot. Sa sobrang lukot na mukha nito, yun agad ang napili nilang ipangalan dito. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niya nagtungo si Jasmine sa sala. Bitbit ang aso, sumunod na rin siya. Kahit magkalapit lamang sa sofa, waring may malawak na dagat sa kanilang pagitan. Kapwa ito nila nararamdaman at pareho nilang hindi alam kung paano ito babagtasin. Si Albert ang unang bumasag ng katahimikan. Seryoso ako sa sinabi ko kanina. I know, then what's the problem, Jasmine? Kung umakto ka, para bang may nagawa akong malaking kasalanan. Mababa man ang boses niya, hindi maitatanggi ang galit niya. Hindi napigilan ng dalaga ang mag-react sa tono ng nobyo. Itinatanong mo ba sa akin ang problema? God, Albert, of all people, kabiyang ka mo pa sinabi. And the worst part is, you should have asked me first. Bumuka ang bibig ni Albert, ngunit wala siyang masabi. Tama ang nobya at wala siyang depensa. Kapwa sila napatingin kay Booth nang kumahol ito. Sa panginginig ng katawan ng aso, alam ni Albert na nanaapektuhan ito sa tensyon. Hinaplos niya agad ang alaga. It's okay, Booth. It's okay. Tumingin siya kay Jasmine. Ipapasok ko muna siya sa kwarto. Tumango lamang si Jasmine nang umakyat ang nobyo sa itaas. Nagtungo siya sa kusina at naglabas ng bote ng red wine at 2 baso. Nang bumalik si Albert, iniabot niya ang 1 kopeta. Thanks. Imbis na tumabi sa babae, umupo siya sa sofa sa tapat nito. Habang umiinom, mataman siya nakatingin kay Jasmine. Mahirap man, kailangan na niyang aminin ang pagkakamali. Tama ka, and I was wrong. I could have handled things better, and I'm sorry. Humugot siya ng malalim na hininga. Dapat sa'yo ko muna sinabi ang intention ko. But the question is still stand, Jasmine. I want to marry you. Will you marry me? Why? Kumunot ang kanyang noo. Why? Yes, Albert. Why? Bigyan mo ako ng rason kung bakit gusto mo akong pakasalan. I'm fine the way the things are going between us. Kaya curious ako kung bakit you want to take this step further. Maingat na ibinaba ng lalaki ang baso. Unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Para kasing sa tono ng pagsasalita ni Jasmine, ni minsan hindi sumagi sa isip nito ang kasal. Maraming rason, Jasmine. Sa praktikal na punto, nasa edad na tayo to start thinking of having a family. Compatible din tayo. I can talk to you about anything, and I know you feel the same way. We practically living together, and we spend most of our time to each other.
Kasal na lang ang kulang sa atin. So why not make it official? Tumitindi ang kirot na nararamdaman ni Jasmine. Totoo lahat ng sinasabi ni Albert. Pero hindi nito binabanggit ang nais niyang marinig. Tama ka, hindi ko maitatanggi that we're good for each other. So bakit pa natin dadalhin ito sa altar? We can enjoy one another na hindi nakatali habang buhay. No, hindi ito katanggap-tanggap, Jasmine. Hindi lingid sa iyo kung gaano ako kasalaso when it comes to you. Do you really think napapayag ako sa relasyon na walang commitment? Na lagi na lang akong kakabahan every time na may lalapit sa iyo? You said you trust me. I do. Higit pa sa akala mo. I don't trust the men around you. Mapapanatag lang ang loob ko when I know that you belong to me, strength and all. Umiwas si Jasmine ng tingin. Hindi pa ako handa na ibigay sa iyo ang gusto mo, Albert. In fact, I may never give it to you at all. Ganito pala ang feeling na nasasaksak pero walang sugat. Iyon ang pakiramdam ni Albert sa sinabi ng nobya. You're saying no. Bakas ang lungkot at galit sa boses ni Albert. Wala akong rason to say yes. Masaya na ako sa sitwasyon natin. Pero kung kulang pa sa'yo, wala akong magagawa, Albert. Meron, kung mahal mo ako, dugtong ni Jasmine sa isip niya. Pero wala siyang nakikitang indikasyon na may mas malalim pang damdamin sa kanya ang nobya at isa iyong malaking dagok para kay Albert. Kontento ka na, and I want more. At since hindi tayo nagtutugma sa gusto natin, what happens now? Mariing tanong ni Albert. Yes, hindi tayo nagtutugma. Nasa isip ni Jasmine, mahal kita, but you don't feel the same way. Wika muli ng isipan ni Jasmine. Unti-unti nang nawawala ang pag-asa sa puso ng dalaga. Mahirap man, kailangan niyang pakawalan ang nag-iisang lalaking kanyang minamahal. Let's take a break, Albert. Let's give each other space to think kung ano ba talaga ang gusto natin. Mapakla ang tawa ni Albert. Ganoon lang kadali sa'yo? He pushed to his feet. If nothing else, meron pa rin siyang pride. Fine, let's take a break. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa isang taong ayaw naman sa akin. Hindi na niya hinintay pa kung ano ang sasabihin pa man ni Jasmine. Tinungo na niya ang pintuan. Napapikit ang dalaga nang marinig ang malakas na pagbagsak ng front door. Ilang sandali pa at ang malakas na pagharurot ng kotse ni Albert ang kanyang napakinggan. Noon lamang niya pinakawalan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. This is what I wanted. Pero bakit ang sakit-sakit? Tanong ni Jasmine sa kanyang sarili. Sigurado ka na ba? Bakas ang pag-alala sa boses ni Ali. Yeah, marami akong vacation days and since walang pending sa trabaho, magbabakasyon muna ako sa mami ko. Sagot naman ni Jasmine. Nasa opisina niya ang kaibigan. 2 weeks na nakakaraan mula ng lunch at hindi maitatwa ang pagkahulog ng kanyang katawan. Nagliligpit siya ng mga gamit para sa napipintong pag-alis. Alam na ba ito ni Albert? May hatid pang kirot sa kanya tuwing maririnig ang pangalan ng nobyo. Mula ng gabing umalis ito, hindi pa sila nagkikita o nagkakausap. No, Jasmine said. Hindi ka malang magpapaalam? Umiling lang siya. We agreed to take a break. Wala kayong closure. Sigurado ako na hindi magugustuhan ni Albert. Ang basta ka na lamang mawawala. Talk to him, Jasmine. Ali advised. I already did. He can't give me what I want and vice versa. Hindi ko alam kung ano ang pag-uusapan namin. Din dapat tinatanong mo siya, straight out, kung mahal ka niya. Better yet, dapat sinabi mo ang nararamdaman mo. Bakas ang frustration sa mukha ni Ali. Hindi ko makuha, Jasmine. Ikaw ang pinakadirektang taong kilala ko. Why weren't you honest with him? Napahinto sa ginagawa si Jasmine. Tama ka. At iyon dapat ang ginawa ko. Punong-puno ng emosyon ang tingin niya sa kaibigan. Hindi pa ako na in love sa tanang buhay ko, Ali. You can't imagine kung gaano ako katakot na baka sabihin niyang hindi niya ako mahal. So, tatakas ka nilang without a fight? Hindi yun ang Jasmine na kilala ko. And there's one thing I'm sure. Gaano ka man nasasaktan ngayon, pareho lang kayo ni Albert. Mabilis yung niyakap ni Ali. Talk to him. Ayusin mo ito.
Hindi siya makasagot. Gulong-gulo si Jasmine. Hinahayaan na lamang niyang aluin siya ng kaibigan. Ito ba ang solusyon mo? Galit na inagaw ni Mark ang bote ng alak mula sa kaibigan. Sa nakalipas na linggo, walang araw na hindi nito naaabutang umiinom si Albert. At sawa na itong manood na lamang. Imbes na gumawa ka ng paraan para bumalik si Jasmine sa'yo, you're just drinking. What's wrong with you? Get it back. No, this is tough now, Albert. Ano gusto mong gawin ko ha? Pasigaw niyang tanong. I asked her to marry me and she said no. Ano pa ang magagawa ko? Tell her how you feel. At kung hindi pa rin ang sagot niya, then let her go. Mas mabuti na yun kaysa sa ginagawa mo ngayon. Umili lang si Albert. Kung mahal niya ako, hindi magiging madali para sa kanya makipag-break sa akin. Sa miserableng mukha at sa pagkatalo sa boses ni Albert, iniba ni Mark ang taktika. So, you're giving up. That's good. Kumunot ang noo ni Albert. Good? Anong maganda doon? Nagkibit-balikat lamang si Mark. Magkaibigan tayo, kaya naman nagbigay daan ako. Pero unang kita ko pa lang kay Jasmine, natipuhan ko na siya agad. Since tapos na kayo, baka naman ay may tsansa ako sa kanya. Pagkasabi niyon, hinintay ng lalaki ang reaksyon ni Albert. Hindi nito kinakailangan maghintay ng matagal. Isang malakas na suntok ang tumama sa panga ni Mark at napasandal ito sa mesa. Over my dead body. Do you really think napapayag ako mapunta siya sa iba? Natigilan si Albert nang makita ang ngiti sa labi ni Mark. Napaupo siya nang ma-realize niya na sinusubukan lamang siya ng kaibigan. So, akala ko ba sumusuko ka na? Napangiwi ang binata sa sakit. Alam nating pareho na hindi mo kayang pakawalan si Jasmine. So do yourself a favor. Go to her and tell her the reason kung bakit gusto mo siyang pakasalan. Baka sumasurpresa ka sa magiging sagot niya. Alam ni Albert na tama ang kaibigan pero hindi niya alam kung kaya ba niyang muling buksan ang puso sa panibagong sakit. But, nang lumingon ang aso at kumahol, nasisiguro ni Albert na hindi siya namamalik mata. Iniangat niya ang paningin at simat ang kanyang nakita. Nagtataka man ay lumapit siya rito. Hey! Nasa park sila malapit sa kanyang bahay at isang palaisipan kung bakit nandito si Matt, kasama ang aso. Anong ginagawa mo dito? Panay ang kawag ng buntot ng aso, kaya agad niya itong binuhat. Nakatira dito si ate ko, sagot ni Matt. Hindi ko na alam dito ka rin pala. May bahay ang magulang ko dito, kunot ang noong tumingin si Albert sa lalaki. Bakit kasama mo si Boot? I was hoping na pwede ko siyang iwan sa sister ko. Nakakaawa naman kung iiwan ko all day sa kondo. Dito may matatakbuhan siya, plus may mga batang makikipaglaro sa kanya. Natigilan si Albert. Wait, bakit kailangan mong alagaan si Boot? Don't tell me. Ibinigay siya sa iyo ni Jasmine. No, wala siyang ibang mapapag-iwanan ng aso, so nakiusap siya sa akin. Mapag-iiwanan? Hindi agad nakakibo si Matt. Narinig na nito kay Ali ang buong istorya. At katulad ng girlfriend, hindi rin ito pabor na itago kay Albert ang pag-alis ni Jasmine. She is leaving for Canada. Ayaw naman niyang i-board yung aso, kaya sa akin niya ipinagkakatiwala. Parang bomba sa pandinig ni Albert ang sinabi nito. Leaving? Pero ipinilig niya ang ulo. Is she leaving for good? Pigil ang hiningang. Hinintay niya ang sagot ni Matt. Time for another lie, naisip ni Matt. I think so. Alam mo naman na nandoon ang kanyang mami. At matagal na siyang niyayayang sumunod. Forgive me, Jasmine, pero ito lang ang naisip kong paraan para lumigaya ka. At sa panik na mukha ni Albert, alam ni Matt na tama ang ginawa niya. Walang sabi-sabing tinalikuran ni Albert ang lalaki. Bit-bit pa rin ang aso ay mabilis siyang nakalayo. Sa dami na nilabag niyang batas trapiko, malamang natanggalan na siya ng lisensya, pero wala iyon sa kanya. Sa mga oras na iyon, iisa lamang ang kanyang nasa isipan. Living for good, no way in hell. Lalong napadiin ang apak ni Albert, napatingin siya sa passenger na kinapupwestuhan ni Boot. Basta nilang siya aalis, nang hindi malang nagpapaalam,
at kung magpapaalam man siya, akala ba niya papayagan ko siya? Nang kumahol si Bot, saka lang siya medyo nahimasmasan. Mahirap man, sinubukan niyang maging kalmado hanggang marating ang bahay ni Jasmine. Humugot siya ng malalim na hininga bago sila lumabas ng kotse ni Bot. Gamit ang sariling susi, hindi na siya nag-abala pang kumatok. Muling nag-iinit ang kanyang ulo nang makitang may takip na puti ang mga muebles. Napalabas ng kusina si Jasmine nang marinig ang pagbukas ng front door para siyang ipinako sa kinatatayuan nang mapagsino ang kanyang bisita. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang isang pares ay nagtataka habang ang sa lalaki naman ay nag-aakusa. Si Albert ang una nakapagsalita. "Let's take a break. Yun ang sinabi mo sa akin. Pero ano ito, Jasmine?" Mababa man ang boses, kita niya sa mukha ng lalaki ang matinding galit. Ngunit nakikita rin niya ang paghihirap ng loob nito. Kaya kalmado lang ang naging tugon niya. "What's wrong, Albert?" "Let me tell you what is wrong. Sabi mo, we both needed space para makapag-isip. I took it to mean na temporary lang ang paghiwalay natin. But it turns out na para sa'yo permanente na pala iyon." "Yes, I said that. Pero wala akong sinabing permanente." "Then why are you leaving?" Natigilan si Jasmine. "So, nakarating na pala rito ang balita. Huli man, kailangan niyang magpaliwanag. I should have told you, I'm sorry, na hindi ko nasabi." Parang mabibiyak ang puso ni Albert sa matinding kirot na nararamdaman. "So totoo pala, aalis ka ng walang paalam, and worse, iiwan mo na lang ako ng basta-basta." Umiling si Jasmine. "I need time and space, Albert. At kapag naisip ko na ang gusto kong mangyari, I will talk to you." "How? Tatawagan mo lang ako from Canada?" "Of course not." "Then explain to me kung paano natin maaayos ang lahat kung titira ka na doon." Kumunot ang noon ni Jasmine. "Titira? Sino may sabi na sa Canada na ako titira?" Si Albert naman ang natigilan. Nababasa niya ang sinserong pagkalito sa mukha ni Jasmine. "I just saw Matt a while ago. Sinabi niya sa akin na susunod ka sa mami mo sa Canada." "You mean, hindi ka talaga aalis?" "Aalis ako, pero bakasyon lang. Isang buwan lang ako doon, then I'll be back. Nandito ang buhay ko." "Nandito ka," tahimik niyang idinagdag. Dahil hindi niya inaalis ang titig sa lalaki, hindi nakaligtas sa kanya ang pagpikit ng mga mata ni Albert at ang ekspresyon ng relief sa mukha nito. Ang natutulog na pag-asa sa kanyang puso ay muling nagising. Hindi mailarawan ang ginhawang nararamdaman ni Albert kahit na hindi pa rin ganap na naresolba ang kanilang problema. Hindi na niya kailangan mag-alala ng tuluyan na siyang iiwanan ng nobya. Buo ang loob na lumapit siya rito at hinawakan ito sa kamay. "Bakasyon lang? Promise?" "Yeah." Masuyong hinaplos ni Albert ang pisnging matagal na rin niyang namimiss. "Then, let me go with you. Ipakilala mo ako sa mami mo." "Take a chance. Why?" Pigil ang hiningang hinihintay ni Jasmine ang sagot ni Albert. "Tell her the truth." Udyok ng puso ng binata. "Hihingin ko ang blessings niya." Dinala niya sa labi at ginawaran ng halik ang kamay nito. "So, I can marry the woman I love." Agad siyang kinakabahan nang bumalong ang luha sa mga mata ng babae. "Hey!" Pinahid niya ang luhang mabilis na dumadaloy sa pisngi ng nobya. "Talaga bang ayaw mo akong pakasalan?" Hindi maitago sa kanyang boses ang matinding pag-alala. Mahigpit na yumakap si Jasmine sa lalaki at hindi na rin niya napigilan ang umiyak ng husto sa balikat nito. Nang pangkuin siya ni Albert at dalhin sa sofa, lalo lamang humigpit ang yakap niya rito. Naguguluhan man, hindi nagsalita si Albert at hinintay na lamang na humupa ang emosyon ni Jasmine. Sa paos na boses, nagtanong ang dalaga. "Mahal mo ako?" "Yes." Mabilis niyang pinahid ang bagong luha sa mata nito. Naiintindihan na niya ngayon ang dahilan. "Dapat sinabi ko sa iyo agad. I put us both through hell for not being honest. I'm sorry, Jasmine." Umiling si Jasmine. "Guilty rin ako. Akala ko okay lang na ako lang ang nagmamahal. But I was wrong. I wanted you to love me back."
Ibig mong sabihin, hindi niya maituloy ang sasabihin sa ligayang nag-uumapaw sa kanyang puso. Say it, I want the word, Jasmine, please. Naririnig ni Albert ang pakiusap sa boses niya at wala na siyang pakialam. Direkta ang tingin ni Jasmine at sa malinaw na boses. I love you. Buong pagmamahal niyang hinalikan ang labi ng nobyo. Tama si Mommy. You only get one love of your life at ikaw iyon, Albert. Walang pagtutol at bagos ay gumanti siya ng yakap at sa lumalalim na paghalik sa kanya ni Albert. Matagal iyon at punong-puno ng pananabik. Mahigpit ang kanilang yakapan. Tahimik ang kanilang pangako na hindi kailanman bibitaw sa isa't isa. Sumagis sa isip ni Albert ang kanyang sinabi noong unang gabing nagkakilala sila ni Jasmine. Muli niya itong sinambit. Stay with me. Forever, always.